pare, huwag mo nang bagalan. Get it done. On the way sa pera, dapat mong sundan. Kasi saan ka pupunta, pataas lang tamang way. Bumagastos ka, ako pumapaldo pag holiday. Nasa akin ang supply, hangga't meron pang demand. Mga runner ko, naghihintay lang ng aking kuman. Isang tawag lang sa... Oh, Frank. I-welcome muna. Ay! Yo! Nagbabalik kami! Masakit sa tingin ko. Ang ganang welcome ko eh. Yo, nagbabalik kami. Two Joints Podcast. Eto na nga. Maingay kasi. Koy, yun, baka ganun din talaga. Maingay. Maganda yung energy dito, koy. Punong-puno ng positive. Aper nga. Aper lang pala eh. I miss you. Okay, so ang tagal natin hindi nag-podcast. May podcast kaming hindi nalabas. Meron kaming isang podcast na hindi nalabas. Kasi nakakatamad na ilabas yun dahil parang dati pa yun eh. Parang iba na yung paniniwala natin dun, di ba? Okay, parang isang buwan na yung nakaraan, no? More than. Pa. So tama lang na huwag ilabas yun, Tol. Oo, mga 2 months ago na yun. Tama lang na huwag ilabas yun. Ilabas na rin natin. Ilabas natin sa channel na ko. Natin. Pero ilabas natin. Sa 2 months, mapapansin mo, ibang-iba na yung ano, no? Oo nga, iba na eh. Yung bilis eh, no? Pero ako sa akin, okay lang din. Bakit? Magpo-post ka ba ng picture mo ng high school? Oh, hindi rin naman ah. Depende kung maganda. Baka nakatalikod naman ako, di ba? Ayoko yun eh. Okay, so... Pero mag-comment kayo. Gusto niyo ba ilabas yun? O hindi na? Dead. Good. Sige, diba? Mag-comment kayo. Bakit ilalabas kung... Kasama namin si Ybenit dun eh. Ah, diba? Siya ba kasama natin? Yes. That time? Yes. Okay. After kay Ninong? Yes. Yes. 3 months? 3 months? Parang Christmas pa ata yun eh. Pasko pa ata yun eh. Hindi na naririnig si Memel dyan. Oo nga, Mel, nakakalimutan. Sorry. Yo, una, congratulations muna kay congrats, Memel. Congrats. Ah, Memel, tang ina! Ikwento. Ina, my guy. Stoy. Ikwento mo. Tang ina ko, gagi. Ikwento mo muna ang bakit ano. Bakit ka kinongratulate namin? Champion ako, 2 sunod. Yung huling champion ko. Nang what? Ikwento mo, detail. Bigyan mo may detail, tol. Sa kategory ng KTM Cup. Philippines, koy. Okay. Oh, parehas. Unang leg namin, ano, months ago. Tapos, last leg, ito lang. Kahapon lang ba? Nung isang araw. Pero hindi ako nag-practice. So, nag-champion ka na hindi nag-practice? Yep, koy. Bakit ka di nag-practice? Bangketa racing yun, koy. Ano yung sabihin? Wala. Pag sinabing bangketa, ako daw eh. Ano? Pag bangketa racing, iba kasi yung laro ng bangketa sa racetrack eh. Okay. Yung bangketa, parang bungguan yun, koy. Kung sino pinakamatigas ang katawan. Pwede magbungguan? Pwede yun, koy. Uy. Tapos ang pinakabago pa dito, 400cc, pinasok nila sa street race. Okay. So, ang hirap siyang pahintuin yung motor. Kasi ang lakas nun, di ba? Tsas mabigat, mahirap iliko. Okay. Yung likuan doon, parang ano lang, skinita, ganun. Isipin mo, magpapatakbo ka ng malalaking motor sa skinita. Oh, shit. Eh, yun yung trip ko talaga dati pa eh. So, bakit hindi ka nag-practice? Bakit ba? Buti pwede rin. Okay, matigas ulo ko eh. Okay. Mukha naman. Mas trip ko. Agree ako. Pero pinaka-practice ko talaga ko eh. 2 linggo, dire-diretsong, alas 12 ng tanghali, lalabas ng bahay, hanggang ano na yun, kinagabihan, alas 12 rin ng gabi. Uwi ko. Siguro mga 10 hours ako nakaupo lang sa motor. Paikot-ikot sa Manila, deliver dito, tuklas ng bagong ganito. Ay na lang yung ginawa kong practice ko eh. Kasi parang gano'n lang naman yun eh, traffic. O parang traffic lang din yun. Hindi siya parang high speed. Anong diba? Motor na gamit mo dun? KTM 390. Okay. Hindi siya normal na Mio, gano'n. Big bike talaga siya. Race bike talaga siya ko eh. Yun, gano'n lang ginawa ko. Nag-practice lang ako sa kalsada. Mapapanood ba namin to somewhere? Naka-upload ba yan? Hindi eh. Ay ganun, sa akin naman wala nakakita nung laban mo. Live lang dun din, koy. May live televise sila pero hindi na nare-repeat. Pero alam ko, meron ata sa Morak. Dun yung mapapanood yun. Okay. Dun nila mapapanood. Tas, yun, abangan nila. Siguro hindi na ako lalaro ng 2 leg. Lalaro na ako last leg. Ano ba yung sabihin ng leg? Ano ba yung sabihin nun? Parang ano, round. Hindi ka na lalaro ng... Ano na yun eh. Parang safety na para sa overall ngayon taon. Pag isa pa? Hindi na, kahit hindi na siguro. Last leg na lang ako lalaro.
para kunin ko yung title. Ganun na lang. Kahit tumapos ako ng second or third. Pero syempre hindi ako papayag na second lang pati. Hindi na lang awakit ng podium pag second. Dapat laging first. First lang. Yeah. But bawal place. Akong matalong. Parang well, bumalik kasi yung dati. Pwede ako magtanong. Pwede ako magtanong kay Budoy. Ah, sige, upat naman hindi. Anong feeling ng champion, tol? Like, wala. Sa akin kasi pananaw ko, champion ako ng linggo. Kinabukasan, di naman na ako champion eh. Oo, koy. Parang dating pananaw, parang ginagawa akong ano, pambayad ng bahay yung motor. Mm. Kailangan ko manalo para may pambayad ako ng bahay. Mm. Kailangan ko mag-cash prize. Mm. Tapos kinabukasan, wala naman na eh. Kahit sabihin ng tao dyan sa palig, uy, congrats, champion ka. Wala na, tapos na yun eh. Mm. Bawi na lang sa susunod. Parang ganun kasi yung iniisip ko, koy. Okay. Parang normal lang na dumaan yung linggo, parang nagsimba lang ako sa racetrack, umuwi na ako, ganun. Ganun na lang yung move. So tingin mo, paano mo nabuo yung mindset na gusto mong manalo? Kasi sinasabi mo, pag second, ayaw mo, gusto mo talaga number one. Kung iba backtrack mo, paano nabuo sa isip mo na? Kasi hindi naman lahat wired na ganun, di ba? Yung iba, okay lang sa kanila. Sabihin nila, okay na experience lang, panalo na ako. Makasali lang. So hindi, pag second, di ako akit ng podium. Gusto ko number one. Sa tingin mo, paano na-develop yun? Baka nakinig siya kay DJ kasi, Khalid. Hindi, ano ko, pananaw ko kasi dati, hindi ako, yung kinukumpute ko na pera, pang champion eh, pang cash prize ng champion eh. Parang kunyari, 10K, hindi pwedeng makuha ko yung second kasi 5K lang yun eh. Ah, so, pera related siya? Oo, kasi may kailangan talaga, bayaran. Oo, kailangan kong bayaran. Pag hindi ko, hindi ako nag-champion, pwede akong palayasin nung inuupahan ko kasi doon lang ako nakadepende nung time na yun. Mm. Tapos ganun ko eh, ganun lang ako ng ganun lagi. Parang ano kasi ako eh, ayoko matatalo. Mm. Hard ano ba ako? Hard loser pagdating sa karera. Mm. Ayoko natatalo. Parang linggo ngayon, tagal pa ng bawi ko. Hindi pwede. Paano kung walang cash prize involved? Ganun ba rin ba yung mindset mo? Real talk, hindi ako kakarera dun. Good question yan, Frank. Hindi ako kakarera. Hindi ako kakarera. Parang ayun wala na talaga. Wala kang pala sa reputasyon. Oh, wala ako eh. Ang daming trophy. Sabi nila, ano daw, itabi ko daw yun. Sabi ko, sige nga, swap nyo na lang ng pera yan. Ang dami-dami. Yung ibang shop, ang daming trophy. Mm-hmm. Sabay. Di ba sila? Alagaan ko daw. Mm. Tapos na yan, nangyari na yan. Hindi naman yan masasanla eh. Yeah. Okay na yan, okay na yan. Sabagay ako, di naman din ako mag-rap kung walang pera ano dito eh. Para maging sikat lang, para lang kantahin ng mga tao yung kanta ko. Hindi ko naman... Pero dati ko, nag-umpisa ako kumarera. Gusto ko lang, una, makalagay sa grid. Grid. Makapwesto ba dun sa 1, 2, 3, 4? Kahit dulon-dulo ako. Mm. First time ko, yun. Ginawa ko yun. Pangalawa, gusto ko, ano ako, malagay ako sa magazine. Kahit mahagip lang ako ko eh. Kahit mahagip lang ako. Kahit anong magazine to? Kahit, ay, hindi, may isa lang ang magazine sa racing ko eh. FHM ba? FHM? Wala. Isang magazine lang yun, pang, ano lang, pang racing lang ba? Yeah. O yun, after nun, gusto ko naman. Wait, nalagay ka sa magazine? Oo naman ko eh. Anong nalagay ka na? Ano na? Ayaw mo na? Gusto okay ko na naman umupo sa 1, 2, 3. Okay. Ano yung 1, 2, 3? Podium. Okay. Gusto ko dun sa 1, 2, 3 ba? Mm. Kahit 3 lang ako, okay na yan. Mm. Tapos, makauwi lang ako ni San Trophy. Mm. Sabi ko, gagawin kong Santo Niño yung trophy ko. Mm. Tapos yun, nagawa ko na ko eh. Nagawa ko na. Sinunod ko naman, makasabay yung mga idol ko. Mm. Sa grid ko, yeah. Kasi beginner ako sila, expert. So, tinarget ko agad maging expert para makasabay sa grid nila. Kasi bakit? Para yung experience nila, experience ko na din. Kasi mas matatalino sila kumarera ba. Yung IQ nila, kakaiba. Yung pag-iisip nila, ang bilis. So, gusto kong makapwesto dun sa ano nila. Para madamay ka din doon. No? Oh, hindi ba ko yung ano ba yung alam nila na hindi ko alam? Yeah. Paano ba sila magpreno? Paano ba sila maggas? Mm. Paano ba sila lumiko? Mm. Kasi iba pa rin na nakakasabay mo eh. Mm. So yun, after nun, kailangan ko magpalakas. San ba ako magpapalakas? Eh wala naman ako sariling motor nun ko eh. Mm. Parang yung service ko, sige, pang-practice ko na rin yan. Mm. Wala akong race tire, wala akong ano, practice lang ako sa parking lot. Tapos yun, ayun yung ginawa ko yung stepping stone ba? Tapos dire-diretso na, may mga shop na nagpapasakay sa akin, magbibigay ng konting allowance. Yun, okay na ako dun. Lumaki yung ulo ko, koy. Okay, bakit lumaki yung ulo mo? Sige nga, gusto kong grabe yung jump mo dun, tol. Ah. Nadradramahan na ako. Naluluha na nga ako, tol. Bilang tropa kita, G. Yun, lumaki yung ulo. Sinabi mo yun. Lumaki yung ulo ko, koy, kasi... Kinuha ako ng ano eh,
unang-unang sponsor nun. Biglang yung galing ako sa walang kwentang rider, ngayon, di pinapansin. Okay. Napunta sa bigla akong nilapitan ni Petron at Monster Energy Philippines. Pero magaling ka na niyan. Yun, meron na akong konting move na ganun. After nun, kumarera ako, nakuha ko yung 130cc overall. Puta rin. Lagi. Nakakalungkot ba yung kwento ko, Koy? Hindi. Inspiring, tol. Inspiring. Yun na yun. Kapaga maraming ma-interest magmotor dahil sa kwento mo. Yeah. Yun, mga nga-arnap sila. Kapaga maraming nga na-inspire. Mismo. Parang ano na rin yun, Koy, eh. Yun nga, lumaki ulo ko kasi sino-sino sponsor ang kumuha sa akin na hindi ko naman. Sila pala yung umano sa akin. So, negative na lumaki ulo mo? Hindi. May, kumbaga, may effect rin siya na hindi maganda. Hindi. Parang ayun yung naging branding ko ko, matigas ulo. Kumbaga, yung ibang rider kailangan gumawa ng motor sa mga shop. Tapos ako pupunta na lang ko para sa karera. Hindi na ako kakalikalikot. Kumbaga naiinis sila, tanginan to ni ano, hindi pumupunta man lang dito maglinis ng motor. Mm. Kahit pakita, dadating na lang parang factory rider. Mm. Na sobrang VIP, dadating karera na lang. Galit pa pag may hindi okay sa motor. Mm. Yun, dun, ayun yung meaning ng lumaki ulo ko. Then, nag-positive ako sa pagiging makulit ko, dun din, nakilala din ako dun, nag-positive ako sa isang sa smoke ba ko. Okay. Nag-positive ako sa smoke kasi sabi bawal 'yun sa oo, sabi nila nyo. Bakit daw ang tulin ganun, ano daw ba ginagawa? Michael Phelps, man. Ano daw ba ginagawa? Eh one time wala akong di ako naka-smoke ba. Eh hindi naman ako nakakarera dati. So natalo ka. Hindi ko mapalabas yung oras ba. Hindi ko siya mapababa. So mas mabilis ka pag naka-smoke ka. Okay. Para kasi lang kumakanta lang ako, Koy. Ganun? Oh, parang gumaganon lang. Holy hindi ako nape-pressure, Koy. Hindi ako nape-pressure. Parang mas relax ba? Diba? No. Pero nga mali nga yun eh. Mm. Mali nga yun eh. Diba? Gaya na sinabi mo. Ano? Baduy yan kung... Hindi mo kaya nang walang smoke. Tapos yun, tinesting ko lately. Yun, kaya naman pala. Oh. Diba? Kaya naman pala. Diba? Dago lang ako dun sa trip na. Si Baduy, hindi ko pa rin talaga kita. Hindi ko ba yung tingin ko sa iyo hindi champion. Oo nga. Hindi pa kita kasi nakitang magkarera, alam mo yun. Wala akong panoorin ko eh. Hindi ko like buduy-buduy lang talaga yung tingin ko sa iyo eh. Kaya pag nagkukuwento siya na champion siya, parang tangina, galing mo rin no kasi hindi kita makitang ganun ba, alam mo yun. Inangin mo naging trip ko kay. Basta bubuduy-buduy. Kaya nga buduy. Buday lang. Pero pag isuot na ako ng helmet ko, hindi naman nila mukhang budoy kasi hindi nila nakikita yung facial reaction ko. Di ba? Parang, sino ba yun? Angas nun ah. Yes, sir. Angas nun ah. Tapos, pag hubad na, siya pala yun. Budoy pala to. Pataka ba? Pataka. Alright, so, ang tagal natin hindi nag-podcast, so, ang dami rin nating... Siguro sa tagal noon, ang dami naman natin sigurong natutunan na hindi natin nasasabi, di ba? Yep. Yun ang mga gusto kong ma-discuss natin ngayon. Ano ang natutunan natin mula nung huling podcast natin at ngayon? Siyempre, ang daming life experiences noon, di ba? Yeah. Lalo na ikaw, nag-travel. Nag-tour-tour kay. So, yun, isa yun sa mga gusto ko marinig. Ano ang mga natutunan mo yun sa pag-travel mo yun? O na-realize mo, ganyan... Kasi nung tumawag ka sa akin, may mga sinabi kang ganun eh. Na-realize ko talaga ako eh, ganyan-ganyan, blah, blah, blah. So yun ang gusto ko malaman. So what is it? Una kasi nag-travel ako sa old cities, di ba? So, 4 cities sa Italy, tsaka sa Zurich, sa Switzerland. Pinaka-pinaka bottom line talaga na gusto kong ma-share na natutunan ko doon is ang ganda ng Pilipinas. What? Yeah, the more I travel, the more I appreciate Philippines. Oh yeah? Yeah. Hindi to perspective na para sa lahat. So, I think perspective to para sa mga tao na trying to make it in life. Kasi sa Pilipinas, sobrang daming opportunities. Yep. Okay, yung mga napuntahan ko, sagad na sila eh. Mm. Kumbaga, napakaluma na nung civilization nila. Nag-develop na sila for so long. So, ngayon, parang there's no way to go but down. Gets.
Di ba? Gets. Tapos yung mga structures doon luma, built para sa lumang panahon. Maliliit yung kalsada, puro bato-bato, ganyan, madumi. Tapos, masikip. Basta built siya para sa luma, tapos pinipreserve nila. Okay? Pag developing country, yung technology na gagamitin ng country, halimbawa nagde-develop siya ngayon, ang technology na gagamitin niya yung available ngayon. Okay. Kumpara nung nag-develop yung Italy, for example, yung let's say Florence, nag-develop siya nung anong panahon pa. Ang nagamit lang niyang technology para ma-develop yung city niya, yung technology na available nung unang panahon. Ngayon, sobrang advanced na, di ba? AI and everything. So, sobrang iba na yung procedure para mag-develop ng city sa ngayon. So, nakikita ko yung Pilipinas. O, yung Pinas, wala pa sa, siguro, wala pa sa 20% ng West or ng Europe. So, ganito na kaganda ngayon, imagine. Ano pa yung igaganda niya? So, ibig mong sabihin, may space para sa growth. Napakalaki. 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 Kasi nga, remember, nung dumating yung mga taga dumating yung mga taga Europe na Okay, sorry. Yung gutom na ako eh. Makamalipasan ako ng gutom. Okay, go. Yung dumating tayo kanina. Yung dumating yung mga taga-Europe dito sa Pilipinas, naka-full suit na sila, like formal na yung damit nila, nagtuturo na sila. Yung mga Pinoy, nakabahag pa. So, ganun kalaki yung gap na hahabulin natin, di ba? Tapos, yung gap na yun, habang binibridge yung gap na yun, there's so much money to be collected. Kasi ang daming madedevelop eh. Yung trains nga lang, di ba? Isipin mo, bansa yung kinoconnect sa Europe ng mga train. Yeah. Sinakyan ko yung pangalawa sa pinakamabilis na train sa buong mundo eh. Sa Europe yun. Nakalimutan ko, Italjet ba, whatever. Pero yun, sinakyan ko yun. Tapos nakalipat na ako sa ibang bansa within like 3 hours. Di ba? Sa atin, cities pa lang. Di ba? Hindi pa well connected. Isipin mo pag nakonnect na yung Mindanao tsaka Luzon. Or Mindanao tsaka Visayas. Yeah. So, pag kaya magsisimula ka pa lang bilang sa journey mo, mas pipiliin mong sa Pinas magsimula o pupunta ka ibang bansa? Kasi laging yun ang parang iniisip ng ibang tao, punta akong ibang bansa, doon ako magme-make money. So, ano sa tingin mong mas magandang sa ngayon, 2023, sa Pinas ba o nasa ibang bansa? Depende sa kung anong goal mong lifestyle. Kung halimbawa, trabaho ang gusto mo. Sa ibang bansa. Most likely kasi mas high paying yung jobs doon kasi nga high salary na yung mga tao. Pero kung gusto mo mag-build from zero, from scratch, pinakamadali sa developing country. Kasi halimbawa, nung pumunta nga ako sa LA, 21 years old ako, naghahanap ako ng mga supplier ng tela, supplier ng hats. Nahanap ko sa downtown LA. Lahat ng nilapitan ko, hinihingan ako ng business permit para makabili. May isang pinagbilan ako, isang store, pero parang under the table yun. Kaya nakakuha ko ng supplies. Isipin mo yun, dito, punta ka lang ng Divisoria, punta ka ng Baclaran, punta ka ng Quiapo, may business ka ni. Punta ka ng Manila, Tarekto. Kaya mga kumita ng million-million, walang business permit. Yung iba, di ba ganun ang nangyayari? Like, normal pa sa Pilipinas yun. So kung magsa-start ka, mas madali nakita ko talaga sa Pinas. Actually, for so many years, kine-question ko yun, ba't kaya pinanganak ako sa Pilipinas? Isip ko, ang dami-dami opportunity sa ibang bansa. Sana mas advance yung utang ko, mga puti yung kasabay ko. Diba? Kasi sabi ko nga sa tatay ko noon, ba't ang galing gumawa ng mga puti na yan ng pera? Yung nakasama natin sa Palawan, diba? Sabi ko, dad, galing nila gumawa ng pera talaga. Sabi niya, iho sila nag-imbento ng pera eh. So malamang sila nakakaalam paano kumuha niyan. Kaya mas advance talaga usually yung mga puti sa pagpapaikot paggawa ng pera. So iniisip ko yun, bakit di ako na lang doon pinanganak? Tapos ngayon na-realize ko, okay pala na dito ka pinanganak. Kasi nga, masasabayan mo. Napaka-entertaining para makita magbago yung Pilipinas. Alam mo yun? Parang ang laki pa pala nung ibabago niya. Pinaka-close na nakita kong bansa na recently. Bago ako nag-Europe, nag-Malaysia ako for a week. Yung Malaysia, yung isa sa pinakamalapit sa Pinas, kumbaga. Pero way advanced pa rin sila kahit papaano. Okay. So, siguro after 2 years, 3 years, parang Malaysia tayo. So, yun, nakikita ko ngayon. Tapos yung ibang bansa, mas malayo pa talaga yung gap, ang layo pa talaga. Like Seoul, Korea, grabe, sobrang advanced. So yun, parang, yun yung natutunan ko na parang, saya dito sa Pilipinas. So masaya sa Pilipinas dahil nga sa opportunity ng pag-grow. Pag-grow. Pang-grow. Totoo yung slogan ng Pilipinas.
Ano ba? It's more fun in the Philippines. It's more fun. Totoo talaga. Minsan totoo too talaga. Much fun na eh. Pero alam mo to, ako kahit kailan, hindi ko naiisip na bakit di na ako naging puti, yung mga ganun. Mm-hmm. Malalim na masyado yun. Ako hindi ko naiisip yun ba? Mm. Parang, siguro gusto parang mas asnaano ako pag underdog. Alam mo yun, underdog ka. Imagine mo puti ka ngayon. Oh. Puti ka agad. Ngayon ko nga na-appreciate yan. Ngayon diba? Ko lang napagtanto na. Yung underdog ka na. Ikaw lang yung Pinoy dun sa ano sa meeting, lahat puti. O di ba stick, di ba? Yeah, angas, yeah, no? Yeah. Ganun. Kaya madalas din kami natatanong, like, where are you from? Mm. Di ba kung puti ka rin dun, di ka naman nila natatanong kung where are you from? Kasi nagtataka sila, biglang may nag-spawn dun na Asian, like, di ba? Yan ang mga sa galing. Sa restaurant na may daan-daang puti, tapos nag-iisa ka dun, nakakaiba yung tsura mo. Tapos eto pa, ang sarap pang sabihin na galing kang Pinas. Mm-hmm. Kasi siyempre, ang tingin nila doon, oh, mababa, Pinas lang, di ba? Pero sumasabay ko, Philippines, bakit ba? Oh, no? Tapos ang daming di makapaniwala, lalo pag Pinoy. Mm. Tinatanong nila ako, ah, Pilipino, pero taga-Amerika ka? Mm-hmm. I always get that na, taga-Amerika ka? Mm-hmm. Parang pinipilit nila, hindi, taga-Amerika ka? Mm-hmm. Hindi, di, Pilipinas. Ah, dito ako nagtatrabaho? Hindi, hindi, nagbabakasyon, galing Pilipinas. Parang nagugulat talaga yung mga tao na galing kang Pilipinas. Mm-hmm. Feeling yata nila pag Pilipino, third world na third world eh. Hindi pa ba kayo nakapunta ng car meet dito? Nakita niyo ba yung car meet sa Pilipinas? Nakaraang car meet na pinuntahan natin, di ba? Napasabi ka nga ano na sabihin nilang ngayon na walang pera sa Pinas, di ba? Damn. Gagawin maganda yung car meet na inano namin noong karaan. Shoutout sa Manila Street Chronicles. Yeah. Maganda yung car meet na oh, solid. So magkasunod, Manila Street Chronicles at Stans Pilipinas. Yes. Shoutout sa mga brothers natin for organizing such events. Isipin nyo, yun pa lang yung mga nagpapakita ng auto. Ah. Mm. Marami pa nagtatago. Kasi marami tayong friends, di ba? Pinakapakita sa akin, garahe ni ganito, garahe ni ganyan. Hindi sumusulpot, no? Hindi. May Bugatti nga dito. Dalawa. Damn. Sa liit nito, napatingin nga ako sa mapa ng Pilipinas na nagtatravel ako, yung nagulat ako, sobrang liit pala talaga. Na. Liit talaga ng Pilipinas. Sobrang liit talaga niya. Yeah. So ikaw ang prediction mo sa Pinas, yayaman? O kasi nanggaling naman na tayo dun. Minsan ba nawawalan ka ng hope? Hindi eh. Kasi history lang eh, di ba, nung panahon ni Marcos? Yeah. Nasa tuktok Pinas, economic terms, di ba? Si Marcos nga naging richest man in the world. So parang sinasabi mo, uulit lang yung ano. Yeah, history doesn't repeat itself, but it rhymes. It rhymes. Tol, yung sinasabi mo ngang trend, nakita ko na yun eh. Na Marcos pa lang. Nung sinasabi mo yung konektado lahat, nakita ko na yun, Marcos gumawa nun. Naplanado na yung buong Pilipinas ng trend. Mm-hmm. Nasa top 20 developing countries ang Philippines ngayon, if you look at the statistics. Sarap. Mm. Ibig sabihin, payaman ng payaman talaga yung Pilipinas. Mm. Pare, huwag mo nang bagalan, get it done. On the way sa pera, dapat mong sundan. Kasi saan ka pupunta, pataas lang tamang way. Bumagastos ka, ako pumapaldo pag holiday. Nasa akin ang supply, hanggat meron pang demand. Mga runner ko, naghihintay lang ng aking command. Isang tawag lang sa... Alright, so naputol yung... Ano, usapan namin kasi nagkaroon ng technical problem. So tatalo na ba tayo sa questions? Pwede? O, ano yung napili mo dyan? Ikaw muna ko eh. What? Diamond tanong dyan. Ako, ang dami ko talagang tutunan. Pero gusto ko sa third round na. Malalim yung iaano ko eh. Bibitawan kong mga ano. Kataga. Yes, sa... bukod sa money, ano pang pwede ba? Dapat focus si Ang G. Hindi batas dito eh. Bukod sa money, oh, saan pa dapat daw mag-focus? As a young G. Health. Takina talaga na tol, no? Kung alam ko lang din yun na dati pa eh. Okay lang ba yun, Frank? No. Kasi syempre, sobrang late na ako nag-ayos ng health eh. At least nag-ayos, pero... I don't think sobrang late. So I don't think na damage mo yung sarili mo nang sobra. Weh, tol, hindi niya uminom ng tubig ng bata pa lang. Pag walang kulay, ayoko yan. Walang lahat, ayoko yan, ha? Nagka-UTI ka na ba ever? Nung ano? Oo, pero ilang ano? Ilang beses? Isa ata. Oh, no. Isa ata. Ganun. Not bad. Tapos talagang gusto ko, ano, hot, ano lang, hot dog, Spam, Vienna sausage, mga ganun lang. Oh, walang gulay-gulay, walang prutas. Ayoko talagang prutas. Pero nakita ko sa research ko, parang mas prone talaga magkasakit pag marami kang kinakain. Eh, ikaw, halata namang hindi.
So mas damage ng katawan ng taong marami siyang junk na pinasok sa katawan niya kaysa onti yung kinain mo tapos puro junk. Pero konti ka namang kumain, nakikita kita kumain. Talaga ba? Okay. Pero okay. So at least na-save mo pa yung sarili mo. Iba nga hanggang 16, di pa rin healthy. Pero paano kunyari nung 9 years old pa lang ako, healthy na ako. Solid sana yun. Pero parang corny, no? Yeah. Marang, no? At least tayo na-try na natin lahat ng mga junk, no? Oo, no? Corny po ito. 9 years old, healthy ka na agad. Sabihin mo, ako makipag-date ka. Sabihin mo, healthy yung kainin natin. Ano yung tanong uli, Koy? Kaya ano yung uli yung tanong? Bukod sa pera, ano pa ang dapat pag-focusan ng isang young king? Ako, disiplina talaga. Disiplina siyem sa lahat. Kaya. Galing sa hindi nagpa-practice, no? Yung ikaw pa, sabi kakasaya mo lang, hindi ka nagpa-practice. Disiplina. Ah, ito. Paano hindi masaktan sa mga talk shit sa'yo ng mga relatives mo? Yan. Ganda. Yan. Sino ba muna ang pinati na talk shit ng relatives dito? Yun ang sumagot. Bigyan ko ng mic. Sino? Bigyan ko ng mic. Sino? Oh, shit. Oh, sige. May masasabi ka ba doon, Jet? Yeah, kanina pa lang yun. Oh, based sa pinag-usapan natin kanina, nakita ko talaga yung mali ko. Dapat kung ikaw talaga yung head or ikaw yung pinaka-man sa family niyo kahit mas matanda siya, kailangan mong ipagtanggol yung mga nasa likod mo katulad ng mga babae mo. Mm. Yun. So, lesson learned for today. Sa ano mo, sa situation mo, parang sa nakikita ko, ikaw talaga yung man dun sa house na yun. Mm, eh. Mm. Ikaw lang yung anak, pero ikaw yung nagpapatakbo ng shit, di ba? So, eh paano pag ano, hindi ikaw yung man of the house, nag-talk shit yung relatives mo, tanggapin mo, no? Parang karapat dapat. Oo, ano, tanggapin mo, no? Okay. Ikaw, kayo, nata-talk shit ka ba sa inyo? Kailan ba ako napulin? So, ano sagot mo dun? Ha? Paano mo nga inaano? Inaano ko lang, dinadaan ko na lang lagi sa, pinapaliit ko lang yung sitwasyon, dinadaan ko sa biro, parang sabihin ko, kunyari sabihin ko sa nanay ko, Nay, sige, tawagin mo lahat ng kaibigan mo, sabihin mo, kumparahan tayo ng anak. Oh, sino may pinaka-the best na anak? Yung mga ganun. Tapos syempre, sabihin ni nanay, ah, nabuwang na ka. Ganun naman si nanay, di siya maano. Pero yun, lagi kong pinapaganun lang, lagi kong inaanon. Parang kunyari, Mother's Day. Yung nanay, happy Mother's Day. Tandaan mo, sa lahat ng kaibigan mo, nasa iyo ang pinaka-the best na anak. Parang laging ganun, lagi kong ginaganun ba? Yeah. Pero hindi na, matagal na akong, dati tol, naapektuhan pa ako. Naapektuhan ako dati. Pero, nung nilagay ko sa ano na, ba't ko ba kinukuha ang validation nila? Diba? Eh, sariling ano ko to eh. Natural, paano nila maiintindihan yung diskarte ko? Eh, yung diskarte nila pang squared. Hindi naman ano yun eh, diba? So yun, mula nung tinanggal ko na, hindi ko na tinatry kuhaan yung validation ng mga kamag-anak ko, doon na nawala. Kumbaga, ang kailangan na lang pumalakpak dapat is yung sarili ko. Pag hindi ko na papalakpak yung sarili ko, di may mali, diba? Yun. Yun. Nakakabagal pag inintindi mo sila. Totoo. May mga gusto kang gawin na hindi ano mo... Ano pa sa utak eh? Laman pa siya, mo, no? Nakakabagal. Nakakabagal pag inisip mo sila. Mm. Galingan mo na lang para one day sasabihin, nak, tama nga yung mga sinabi mo. Mm. Ako na-realize ko pag may nag-hate sa'yo, whether family, friend, or stranger, parang way lang siya para malaman mo na hindi kayo magkiklik talaga eh. Kasi alangan naman lahat magkakapareho ng frame of mind. Alangan naman lahat mag-agree sa bawat idea ng isa. So pag nag-hate siya sa'yo, ibig sabihin para sa akin, tinitignan ko siya as, oh, hindi niya gusto yung ideology na ina-apply ko sa buhay ko. Most likely, hindi ko rin naman gusto yung sa'yo. Ideology niya, no? Oh, yung ideology niya. So pag nag-hate siya, parang paraan lang yun na, oh, di cut off na kita, thank you. Di ba? Ikaw na yung nag-umpisan, hindi mo napapasakitin yung ulo ko na may iniintindi pa ako, hindi tayo nagkakaintindihan, tapos may nararamdaman ka pala. Kasi ako, naiintindihan ko na pwedeng hindi talaga tayo magkaintindihan 100%. Di ba? Parang, okay, and it's fine. Di ba? It's fine na hindi, alam naman lahat ng ideas ko tanggapin mo, lahat ng ideas mo tanggapin ko. Ganun talaga yung buhay. Pero kung umabot na sa point na hinihate mo na ako, nagagalit ka dahil sa ideas ko in life at sa ginagawa ko in life, doon ano, parang may mali na doon. Unless naapektuhan ko siya, kung natatapakan ko siya, baka may point siya. Pero kung wala namang epekto sa kanya yung ginagawa ko sa buhay ko, why hate me? Like, di ba? Respect the differences. Pero alam mo tol, on na ano, kung psychology,
Minsan nagigets ko yung mga ibang relatives eh. Kasi ganito yan. Yung mga ibang relatives nyo, tol, gusto nila kayong may marating na mataas, pero not too much. Bakit? Kasi pag too much na, minsan natatakot sila na hindi na nila kayo hawak sa liig. Nagigets mo? Gandang point yun. Oo, ganun. So, sabihin nila, oh yeah, aral ka, ganyan, magtrabaho ka, ganyan, pero ganyan lang. Pero pag yung malaki na yung gagawin mo, medyo naaano sila. Hindi naman sa masama sila na ayaw ka nilang makita ang mag-shine. Pero parang ayaw lang nilang mawalan ng control sa'yo. So, medyo selfish nga kung isipin mo eh. Diba? Medyo selfish nga. Pero alam mo, yun ang mga natutunan ko rin ng mga nakaraan, tol. Halos lahat ang tao selfish talaga, tol. Yeah. Halos lahat. So, bihira kang makakita ng tao na hindi selfish. So, pag may taong hindi selfish, iaano ko talaga yun, i-appreciate ko yun siya. Kasi lahat ng tao papunta sa lagi sa sarili-sarili. Parang kunyari, minsan yung mga nanay, right? Ayaw talaga nilang maging man ka nga talaga eh. Boy lang. Para hawak, mapagsabihan ka pa rin niya. At saka alam mo ba, tol? Damn. Tama. Damn, nalalim tayo sa mga nanay. Okay. May mga nanay, tol, na kaya nila kinikip ka na maging boy ka lang. Kasi let's say, itong nanay na to, na-fuck up niya rin talaga lahat. Mali-mali decision niya sa buhay. Nag-end up siya na matanda na siya tapos hindi niya gusto yung status niya. Pag kinip ka niya as boy lang, at least mayroon pa rin isang naniniwala sa kanya. Na kahit anong mali niyang decision sa buhay, mayroon pa rin nagsasabi, yeah, love kita, mama kita, queen ka para sa akin. Masarap sa feeling ni mama yun. Di ba? May ganun. Kaya nga nung, alam mo yung lyrics ni Tupac na, even though you're a crack fiend, mama, you'll always be a black queen, mama. May narinig ako na kinontra niya yun eh. Na hindi naman dapat eh. Hindi mo naman dapat tawagin na queen talaga yun siya eh. Yun. So, minsan gusto kong i-keep ni mama mong ganun. Kasi gusto niya may pumupuhit, may pangapalakpak pa rin sa kanya. Kasi wala nang pangapalakpak sa kanya eh. Like, matanda na siya. Like, yung mga lalaking dating may gusto sa kanya, hindi na siya gusto. Diba? Nagsiset in na yung reality ngayon ba? Oh shit, ito na yung naramdaman ko na yung mga mali-maling desisyon ko sa buhay. Hindi ko na alam saan pupunta. Pero at least, itong anak ko, palakpak pa rin sa akin, taas pa rin tingin sa akin. Oh, dito ka lang. Kaya minsan, ayaw kanyang maging masyadong malaki dahil baka mawala ka rin. So, nagigets ko rin yung ano niya, point niya. Natatakot lang din siya maging mag-isa. Yun. Kaya nga sa tingin ko, parang mas effective talaga yung tough love. Eh. Kasi tough love is selfless love. Eh. Mm. Yung tipong parang basta sa tingin niyang ikakaganda ng buhay mo, wala siyang pake kahit magalit ka sa kanya at as of the moment. Mm-hmm. Kasi di ba minsan nag-advise yung tao sa'yo na medyo hinay lang kasi natatakot siya na baka magalit ka sa kanya. Baka hindi, di ba? Yeah, so mas gusto ko na yung brutally honest ng mga tao. Yeah. Di ba? Like yung nanay ko, walang pakialam kahit masaktan kami. Basta makorek ka niya, kumbaga. Mm-hmm. Tapos there was a point, nag-usap kami na sabi niya, syempre, pag nung nakita na namin na malaki ka na, nakikinig na kami sa iyo ngayon ng daddy mo. Mm. Like, umabot din sa point na gano'n na, oh, parang may voice ka na ngayon sa family na to. Mm-hmm. Kasi may napatunayan ka na, may nagawa ka na sa buhay, out of your life, ganyan. Mm-hmm. So, abot din naman sa point na yun. Ang di lang sa tingin ko, yung mga medyo sa blind na parenting, sa tingin ko lang, yung mga binibaby nila hanggang over to 18 na, over 21 na, tama pa rin yung anak niya kahit anong gawin. Tapos pag nagkamali yung anak niya, tutulungan niya i-fix yung mistakes, yun yung number one na sa tingin kong mali. Kasi hindi walang fear tuloy yung bata na magkamali masyado. Gets. Tapos hindi niya, wala siyang balak ayusin after kasi laging sanay siya na pag may mali siya, to the rescue ngayon yung parents. So nakikita ko parang nadadala nung bata yun, wala siyang responsibility yung nararamdaman sa decision making na ginagawa niya kasi alam niyang may re-rescue sa kanya. Pero nagigets ko rin yung side ng magulang nun dahil ano tol eh, parang isipin mo, anak mo, pinalaki mo. Tapos magkakamali yung anak mo. Parang ang sakit din sa mata para sa'yo. Ayaw mo rin siyang madapa, ganun ba? Pero yun nga, kaya matitiba yung mga ganun parents eh na, yep. Ah sige na, kayaan mo siyang mag-addict dyan. Tama. Nang malaman niya. Yun. Pero ang hirap pag-desisyon na nun kasi nga buong buhay mo siyang pinalaki. Tapos makikita mo talaga na makukulong siya, mapafuck up siya, ganun. Tapos hahayaan mo lang. Oh. Diba? Ang hirap din nun. Kaya yun, ano doon ka nga matitesting. Palamigan ng puso, eh, di ba? Kasi kung hindi mo gagawin, hindi rin
matututo yung anak mo, di ba? Totoo, totoo, totoo. Kahit anong sabi mo, hayaan mo siyang madapa ba? Oh, like halimbawa, binigyan ka ng kotse, nabangga mo, sila pa magpapagawa. Bigyan ka ng kotse, sila pa magpapagas. Yeah. Bigyan pa manahan ka ng negosyo, siya magkakapital all the time. Mm. Di ba? Like, mali eh, mali eh. Parang paano matututo? Paano matututo kung hindi siya magkakamali? Takot kang magkamali siya? Mm. Eh, ganun talaga dapat. Di ba? Parang... Mm. Iyon yung magtuturo eh. Hardship yung magtuturo eh. Diba? Parang sa'yo. Kaya ka naging champion kasi kailangan mo magbayad ng bahay. Diba? Kung sinasalo ka lang lagi ng nanay mo, diba? Ma, kailangan mo renta eh. O, nak, padala ka ta Gcash. Boom. O, kakarera ka pa kaya. Diba? So, isa tingin ko yun. Kailangan maturo din na minsan na may pain and hardship eh. So, such is life, I think. Alright. Yeah. Okay, ito. Anong maipapayo nyo sa mga taong gusto ng magbagong buhay pero hindi maiwan yung illegal shit dahil yun lang ang alam na way? Pwede ba yun? Pwede. Kung ano? Gusto mo, ako lang ha. Kung gusto mong baguhin yung buhay mo, baguhin mo muna yung takbo ng utak mo. Kasi pag hindi mo nabago yung takbo ng utak mo, hindi rin magpabago yung buhay mo. Alam mo tol, itong illegal shit na sinasabi nila, masyado nang maraming... ano ngayon, ways para mag-make money na hindi illegal. Masyado na. Dati mas no choice pa eh. Kaya nga rin kami nadudun sa ganung larangan dati, di ba? Wala naman, walang choice eh, di ba? Kaya kailangan mong umiligal. Pero ngayon, like, daming ways eh, no, na hindi siya illegal, di ba? Tingin ko una, mag-downgrade ka ng lifestyle. Kasi usually, pag nag-i-illegal, yung lifestyle balling yan, balling no? Yan eh. Hindi niya matanggap na hindi ano. Oo, oh, di ba? Yeah. Kasi sa illegal, ang dali ng pera, ang dali magbenta, wala kang sales stock na kailangan gawin. Tapos tubo mo, most likely 100%. Di ba? Pero pag nag-normal na negosyo ka, bababa yung tubo mo, most likely. Pag nag-empleyado ka, bababa yung kita mo, most likely. Katingin ko yung mga so, ganda ako, tamad yun eh. Oh, yun nga kaya nga eh. Yun nga eh. Gusto nila easy money. Yeah. Easy money. Yeah. Tapos ayaw nila mag-adjust muna ng lifestyle sa mas mababa. Kasi nasahin na silang ballin sila eh. Yun ang una muna na ano eh, easy money. Parang ang hirap na mag, ano ba, yung hindi easy money, di ba? Yep, yep. Pero ngayon sa tingin ko yung mga nag, let's say kunyari sa bentahan ng drugs, right? Either gusto mo talaga yung lifestyle na yun or yun na lang din talaga yung kaya mong gawin. Kumbaga hindi mo kayang legal. Gets. Or talagang yun nga, parang ano ka, gusto mo yung lifestyle na yun. Minsan yung iba... Pansin ko rin sa ibang nagpo-push tol eh. Hindi naman talaga sila about sa money. Gusto nila yung lifestyle na yun. Feelings tol. Oo, oh, na sila yung... Nabibigay sa kanila oh, nung... Oo, oh, sila yung ano doon. Siyempre, sila yung hari doon. Ang dami kong kalala. Diba, ganun. So, minsan, para sa akin, mali yun. Dapat all about the money pa rin tayo. Make money, make money. Hindi yung pakiramdam mo lang na ikaw yung astig doon sa mundo mong yun, diba? At gusto mo lang yung fast life. Alam mo yung ganun. Baka nalulunod ka doon sa buhay na yun eh. Balik pa rin ulit sa money. May tingnan natin yung numbers ulit. 'Di ba? Parang same din sa mga rappers, like yung ibang mga rappers na nakikita ko, hindi ka na about sa money ah. Parang tuwa ka na lang na dahil napipicturean ka, ikaw yung idol, 'di ba? Punta ka ng event ganyan dahil ikaw yung astig doon. Yep. Yun, gusto mo lang marinig na kumakanta, kinakanta yung kanta mo. Ganun. Bitches, ego bitches, na, yeah, ego bitches, na. Oh, ganun. Like, yo, asa ginagawa nga natin to para matapos yung kahirapan natin eh. Sure. Nalunod ka na sa... Madaming ganun. Sa ganun. Got lost in the sauce. Yeah! Yeah. Yun, you got lost in the sauce, dog. Yeah. Diba? Kaya nga ganun, yeah. At yung kapansin ko sa ibang rapper, tol, punta sila ng ganung event kasi sila ang astig dun. Kahit wala nang bayad yung event na yun, at least sila ang astig dun. Kasi pag alis nila sa event na yun, balik normie na naman sila, di ba? Sa bahay nila, wala silang ranggo. Sa streets nila, wala. Sa mata ng girlfriend niya, wala siyang ranggo. Kaya, punta lang akong event doon. Astig ako eh. Pinipicturean ako doon eh, di ba? Yun. Minsan ganun na eh. Parang feelings na siya tuloy. Feelings. Yung isa nga natutunan ko tuloy na dapat tayo, gusto natin, nalalapag talaga sa kamay natin yung gusto natin. Yung minimission natin, dapat kayang ilapag sa palad natin. Kung hindi, bakit pa? Parang, pero yun yung gusto mo maging feeling astig. Hindi mo nga siya nahahawakan eh. Pakiramdam lang siya eh, di ba? Kaya nga maganda rin yung sinabi mo kanina na ang pakay mo sa karera mo yung pera talaga, hindi yung masabing champion ka lang. Kasi yung masabing champion ka lang, para lang, hindi mo nga mahawakan eh. Di ba? Oh, feeling lang siya, title lang siya. Asan eh, kailangan ilapag mo dito sa
Gusto ko maramdaman dito sa pahalad ko. Yun, parang minsan ginagawa ko siyang guide. Na, oh nga, no, dapat nalalapag yung sa pahalad ko. Ayoko yung pakiramdam, ayoko yung tawag lang, yung ganun lang. Sa utak mo lang. Mm-hmm. Fantasy mo lang. Exactly. Gusto mo, yung tingin lang ng mga tao sa'yo, yung lang habol mo. Di ba? Lapag mo sa pahalad ko. Yun ang gusto ko. Di ba? So yun, maging guide yun. Old school yun siya na ano, tol. Old school siya na ideology. Kailangan nandito dito. Put it in my hand. P-I-I-M-P. P-I-M-P, put it in my hand. Alright. Next. Uy, hindi ka naman nagbasa ng mga tanong mo, tol. Baka palm yun, Koy. I put it in my palm pala. O nga, no? O nga, no? Ba't hand yung sinabi ko? Put it in my pockets pala. Pockets. I told you. Pockets yun, hindi palm. O nga. Mahirap banggitin yung palm eh. Yung pockets. Put it in my pockets. P-I-M-P. O, itong maganda to kay para sa ito. Ikaw na sumagot. What? Ano ang boundaries ng pagiging simp over sa pagiging gentleman? Boundaries. Sa tingin ko ito, yung respect. Yung pag disrespect na yung ginawa ng babae sa'yo at hinayaan mo pa rin, simp yun. Pero kung dinisrespect ka niya at pinanatili mo talaga yung boundaries mo, yun ang gentleman para sa akin. Yo, Koy, pwede mo ba paliwanag sa mga nanonood yung term na simp? Kasi baka yung iba hindi nila simp. Alam. Simp yung na-overvalue niya yung babae. Yun, sobra-sobra yung value, sobra-sobra yung tingin niya. Oh, ganun na. Parang goddess sa kanya yun. At least may idea sila sa sinasabi. Yeah, yun ang ano. Nagiging number one na sa hierarchy ng lalaki, babae, which is dapat God, di ba? Yeah. God, purpose, tas yung mga the rest. Ganun na. So, yun. So, sa tingin ko yun sa question na yun, yung about respect yun. Kaya, kahit minsan, tol, kahit gustong-gusto mo pa yung babae, like, na ganda ka talaga sa kanya. Pero pag dinisrespect ka niya, kailangan tumayo sa ground mo talaga. Kasi, pag hinayaan mo yun, mawawala rin yung babae sa'yo eh. Mawawala siya. Pag hinayaan mo dinisrespect ka niya, tapos nakita niya wala kang ginawa, mawawala din siya sa'yo. Ngayon, pag inanong mo rin naman talaga yung boundaries mo, pwedeng mawala rin siya sa'yo. Pero at least nawala siya sa'yo nang may respect pa rin siya sa'yo. Pareho lang naman din mo mawawala eh, di ba? Tsaka nawala nga ng problema. Yeah, pwede ganun. So yeah, pareho lang din mo mawawala. Magandang mawala na siya nang may respect pa rin siya sa'yo. Diba? Hirap kasi nun eh. Walang respeto sa'yo yung kasama mo sa bahay. Basically, magiging kasama mo sa bahay. Mm. After all the battles you've been through para mag-provide sa bahay nyo, hindi ka pa niya re-respetuhin. Eh, come on. Anong, hindi na fair yun. Nothing is fair, pero very unfair na yun para. Anong pero tol, hindi ko. Girl? Ano? Love or respect? As para respect. Sa lalaki, respect. Para sa lalaki, respect. Pero tol, ito nga tanong eh, di ba? Sabi mo kanina, after na ginawa mo lahat, as hindi ka pa rin nire-respect. Ang tanong ko, ganun ba talaga? Paano ganun ba talaga sila? Kasi isipin mo ah. Paano ganun? Ganun ba talaga ang babae? Ano? Kasi isipin mo ah. Kahit anong ibigay mo. Si God nga eh, sabi niya kay Eva, oh. Lahat ng prutas dito, pwede mo nang kainin. Lahat nandito na. May isa lang akong request, huwag mong kainin yun. Pero wala pa rin siya. Hindi niya pa rin respect yun, di ba? So hindi ko alam, ano ba? Yung ba talaga ang nature nila? Para nga eh. May napanood ako na ang babae daw talaga tinitesting. Yun daw ang role daw talaga ng babae. Totoo so siguro ganun nga talaga yung nature nila. So isipin mo pati si God tinitesting niya? Yeah. God damn dog! So. Isipin mo kung may respect siya or wala. Kumbaga... Di ba? Si God na hindi niya pala respect. Yun na nga eh. Si God niya, sinuway niya. si God niya hindi niya na-appreciate eh. No? Oh, tol. So pwedeng nasa nature nga nila yun. Ha? Kasi, di ba? Tingin ko. Weird, no? Built in sa default ano nila yun lang, babae. Alam mo yung si Lilith, tol? Kailan mo ba si Lilith dun sa Bible? Na hindi ganong sinasama yung story. Ano yun? Yan yung mas nauna pa kay Eve. Alam mo ba yun? Si Lilith? So si Lilith, wala na sa inyo? Hindi nyo rin alam? Alright. Mas nauna pa daw yun kay Eva. Ngayon si Lilith, nung gumawa ng lalaki si God. Pero sabay, gumawa siya ng lalaki at ng babae. Gumawa. Ngayon, sabi ni God, oh, ayan, mag-submit ka dyan sa lalaki mo. Ayaw pumahig ni Lilith. Well, syempre, sabay nga ito yung ginawa eh.
bakit sino ko ba? Parang sabi lang mo tayong ginawa. Di ba? So nagrebelde si Lilith. Yung parang ano ba? Parang, oh, parang, ano siya, hindi, hindi. Ganun. Kaya nabadrip ata si God doon at inalis na lang. Kaya gumawa si Eva. Kaya naggaling sa, ano, Tadyang si Eva. Dito ginawa. Kumbaga parang, oh ito, mas nasa baba mo to ha. Galing lang dito to eh. Eh, wala pa rin palang pakialam si Eva. Wala pa rin palang, kala mo, sasubmit si Eva? Hindi, pinasubmit nga niya si Adan eh, di ba? Hindi, sundin mo ako, Adan. Hindi, wala kung yun ba talaga sila eh, di ba, Dol? Minsan nature talaga nila. Kaya nga, nature nga yata talaga. Minsan nahanapan mo kasi ng pag-asa eh. Alam mo yun, syempre eh. Ba, tinitingnan mo yun sila, parang cute sila, maganda sila, parang, sana hindi ka katulad ng lahat. Pero bandang huli, lumalabas pa rin talaga yung ano to, Leno. Ang kulit ang butay nang yan. Pero siguro kaya nga ganun yung ginawang nature nila. Para testingin ka nga talaga nila. Kasi kung hindi ganun nature nila, sino titesting? Di ba? Parang walang titesting sa'yo sa man eh. Okay, so pag tinesting ka nila ng tinesting at yung testing nila lang matintindi na. O, di mabibless ka. Nang? Kung ano man, di ba? Mabibless ka lalo kasi tinetesting ka niya pero hindi mo hinahayaan na hindi mo kinakain yung apple. Parang ganun. Diba? Parang you keep her sa kung anong posisyon niya dapat. Alam mo, Tol, na yung sinabi ko, ewan ko sinabi ko na ba sa'yo, yung science ng latigo. Sabi ko na ba sa'yo yun? May sinabihan na ba ako sa inyo noon, science ng latigo? Alright. Ay, science or storya or ano ng latigo. Hindi science. Tawag dito? Ano man tawag dun? Paniniwala. Basta, ganun. Kunyari meron kang ano, kunyari meron kang slave. Kunyari may slave ka, ikaw slave master ka. Nagkamali yung slave mo. Kailangan mo ihampas yung latigo ngayon, di ba? Kaya mo hinahampas yung latigo para magtino yung slave mo. Pero dahil hinampas mo yung latigo, may chance din na umalis na yung slave mo. Ano na siya eh? Ah, tangina, hinampas na naman ako, alis na ako. So, ang point nun daw, sa mga babae, kailangan mong ihampas. Hindi ko sinabing hampasin ng latigo na literal. Ha? Pero, ang point nun, kailangan mong ihampas yung latigo no matter what. So, let's say nagkamali yung bitch mo, right? Kailangan mong ihampas yung latigo. Either ikatino niya or ikaalis niya. Pero kahit anong mangyari, kailangan mong ihampas yung latigo. Kasi once na hindi mo hinampas yung latigo, yung respect niya sa'yo mawawala. So, kahit magstay pa siya sa'yo, wala naman yung respect niya sa'yo. Anong silbi? Aalis siya sa'yo, pag dahil hindi mo hinampas yung latigo, tapos wala na siyang respect. Diba? So, ihampas mo na lang din. Parin nandun pa rin yung respect niya, nagigess mo? So, yun yung ano, so yung mga test-test na sinasabi mong ganun, kailangan mong ihampas yung, hindi yan yun, pero kailangan mong, gets ano yung boundaries mo basically. Right. Yun naman yung latigo para sa akin, yung boundaries mo. Diba? I think tinitesting din tayo ng babae para malaman ng babae kung worth it ba ako mag-submit dito. Yes. Diba? Yes. Kasi ba, for example, mababaw na example, no? Bawa, okay, gusto niyo maayos yung kinakain niyo. Tapos yung babae, gusto niya ng order siya ng hot chocolate, kunyari. Tapos ayaw mo pumayag for health reasons, di ba? Pag di ka pumayag, matutuwa nga siya eh. Kung papansinin mo, kasi may tumulong sa kanya magdisiplina ng sarili niya. Or, ikakapi ko niya na yun, ayoko na dito. Oh, red flag yun para sa akin. Hindi ko na makuha to. Pwede niya ikaalis. Pero at least, inanong mo pa rin, hindi. Yep. Hindi ka mag-hot chocolate niya. Totoo. Sa akin, green flag eh. Pag ginanon ko, tapos natutuwa siya. Makikita mo naman yung reaction niya. Hindi naman nagtatago mo pa. Hindi naman marunong magtago yan. Hindi naman marunong mag-poker face yan. Malalaman mo kung natuwa ba siya. Basically, tinetesting ka lang talaga niya. Papayag kaya itong hindi ako mag-disciplina today. Hindi mo na ako mag-workout. Hindi mo na ako kakain ako ng ganito. Bigyan mo sila minsan. O, as a reward. Oo, oh, para, di ba? Doon mabisa yun eh. At paminsan-minsan. Oh, at the right time, at the right time. Tapos may nagawa siyang tama. Boom. Oh, ang sarap tuloy uminom ng hot chocolate na yun kasi na-earn niya. Pero kung hindi, sa isip niya, parang, ang dali din naman palang hindi disiplinahin ito eh. Like, ba't ako magpapalead sa lalaking to? So, tingin ko subconsciously, dapat talaga ihampas mo nga talaga yung latigo. Tol, third round tayo. Pare, wag mo nang bagalan, get it done. On the way sa pera, dapat mong sundan. Kasi saan ka pupunta, pataas lang tamang way. Bumagastos ka, ako pumapaldo pag holiday. Nasa akin ang supply, hanggat meron pang demand. Mga runner ko, naghihintay lang ng aking kuman. Isang tawag lang sa Frank, sagutin mo to. Bakit yung mga mayayaman hindi masyadong fly yung forma? Yung tipong sakto lang formal minsan, pero meron ding parang tambay lang yung suot pero may
ari pala ng malaking poultry. Bato, pero okay, pag ina-analyze ko yung mga tao tungkol sa damit, pwedeng mahirap, pwedeng mayaman. Parehong sa kategoring yun, merong fly magdamit at merong hindi. So, sa tingin ko, hindi na sa pera yun. Meron ng mayaman na hindi rin naman siya fly o trying to be fly, pero hindi talaga para sa fly. Depende sa tao. May mayaman pero baduy. Oo. Oh, marami. Mas marami yun, tol. Diba? Mas marami. Parang 1% din yung marunong pumorma eh. Diba? Parang ganun din siya eh. So, masasabi mo ba na kung mayaman ka, maging fly ka lang din? Para pag may dumating ibang mayaman. Alam mo, ang ganda niyan, Koy. Kasi marami nagsasabi na, bakit yung iba, simple lang naman sila manamit, tapos mayaman sila, diba? Ganyan-ganyan. Tapos, pag tinrato sila nung guard na ayaw sila papasokin sa subdivision dahil sa itsura nila, magagalit ka. Magagalit sila. If you want to be respected, ipakita mo sa 'di ba? Unang-una, yung damit 90% niya ng itsura mo, 10% pag naka long sleeves ka, ulo mo na nga lang kilti, okay. Nagsombrero ka pa, nagmask ka pa, wala na makikita sa iyo. Eh. Okay, paano pag sinabi nila hindi dapat basihan ang itsura ng tao para magbigay ng respect. O di sana lahat tayo hindi na pumorma, hindi wala na nag-ayos ng itsura. Oh, ano? 'Di ba? Ano 'yun eh? Tanggapin mo na lang. Oh, representation 'yun kung paano mo itrato yung sarili mo eh. So sa tingin mo yung Diyos matutuwa sa iyo pag kapag yung binigay niya sa iyong katawan, itatrato mo nang hindi maganda. Oh, nilagay niya sa mundong 'to yung magagandang tela, magagandang sinulid, magagaling na laborers tapos hindi mo gagamitin. Totoo. 'Di ba? Bakit may mga mahal na suit, di mataas yung sweldo niya mga 'yan, pinaghirapan nila yung tela niya, pinaghirapan nila yung craft nila, 100 years nang pinapasa yung tradisyon kung paano tahiin yung ganyan. Tapos hindi mo i-appreciate. 'Di ba? So para sa akin, why not? Why not? Kung pwede namang ma-experience mo ng pa-better yung buhay, why not? Tsaka ano bang pinagkaiba at isipin niyo dati? Paano mo malalaman na hari at siya at yung isa slave? Ba, pareho forma. Silang bagong ligo. Malinis yung slave. Malinis yung hari. Forma, sa forma lang naman. Yun lang naman yung nagde-divide. Eh. Yeah. So hindi talaga pwedeng alisin na ipaglaban mo na o halimbawa si Mark Zuckerberg simple lang eh. Eh kasing sikat mo ba si Mark Zuckerberg? Di ba? Kasing sikat mo ba siya na pag naka-gray t-shirt ka lang makikilala ka pa rin? Hindi naman eh. Re-respetuhin ka pa rin. Hindi naman eh. Di ba? Tsaka yung gray t-shirt ni Mark Zuckerberg $125 ata yun eh. Yung simpleng sweatshirt ni Steve Jobs na paulit-ulit, 50 yung meron siyang ganun eh. Bigay ni Easy Miyake yun eh. Ang mahal nun eh. So at the end of the day, nag-effort pa rin yan sa mga damit nila. Kung blank man yan, baka Loropiana yan, 150K yung hoodie nila na gray. You know what I'm saying? So it comes with it. Yung damit parang parte talaga na kung paano mo i-express yung sarili mo niyan eh. Kung ayaw mo respetuhin ka, edi huwag ka manamit ng maayos. Pero huwag ka magalit ah. Basically, kunyari, pareho tayong mahirap, tatalunin pa rin kita sa flyness ko, di ba? Kung pareho tayong mayaman, tatalunin kita sa flyness ko. Pantay tayo. Ano pang ang isip ko? Nagmamatter talaga ang looks, tol. Oh, alam mo yung looks nga para sa akin, Kika, sa totoo lang, hindi ko yun ginagawa para lang sa iba eh. Kasama yun, respeto ko sa taong makakakita. Sa sarili mo na yun. Pero self-programming yun eh. Pag tinignan mo yung sarili mo na maayos yung buhok mo, o maayos, well-shaven ka, maayos ka manamit, nakikita mo, marirespetuin mo yung sarili mo. Nag-effort ako, naggastos ako para dito, nag-abala ako mag-research kung anong tamang tela, na tamang fit. Oo, namili ako ng sapatos. Tingnan mo sa design lang ng sapatos eh. Malalaman mo kung anong level na pag-iisip meron yung tao eh. Di ba? Sa sapatos lang, maja-judge mo na siya kung ano ba siya, kung baller ba siya, skater ba siya, businessman ba siya, di ba, healthcare worker ba siya, o sapatos pa lang yun ah. Hindi pa including yung pants and top. So, malaking talaga bagay para sa akin yun. Alam mo, kailangan ko matutunan yung mga sapatos na hindi ko alam eh. Kung ano ang alin ang alin. Di ba yung usapan natin, Kika, alin ba talaga ang alin? Hindi ako masyadong expert sa shoes ba? Yeah, pwede sila mag-comment ang bagay na sapatos kay Bugoy. Oo nga, no. So, ano yung sa akin? Ano ang bagay na sapatos sa akin? Tsaka pansinin nyo, masarap kaibiganin yung mga taong fly. Yeah, alam mo diba bakit? Kasi nakaka-proud siyang kasama. Exactly. Tsaka masarap kasama sa picture. Yun pa. Lay. Diba? Papakilala mo sa parents mo, kain ka yung tropa mo. Yes, totoo diba? Yun. Maski babae, totoo pag yun. Maayos mo na meet yung babae, totoo masarap yun. Ipakilala sa mga tropa mo, diba? Totoo yun. Totoo yun. Yun. Alam mo yun nga, yun yung unang i-judge ka, hindi naman sa pagsasalita mo. Bago pa yung personality mo, sa pagsasalita, personality mo sa itsura mo lalabas na yung personality. Kaya minsan may mga nakasama ako na maporma, sabihin ko sa kanila, yung gagi yung porma, huwag ka lang magsalita ha. Dahil malalaman nila yung totoong pagkatao mo. Okay na magsalita, huwag ka. Kunyari mysterious ka lang.
Oo, ganun. Pero totoo yung forma, sarap na. Minsan pag may sa picture, minsan hindi ko tuloy ma-upload dahil dahil na hindi fly. Oo, naka-lipipes yung kasama ko. Ah, hindi ko. Tsaka yung pa yung pinakamadaling baguhin. Di ba? Pag may gusto kang baguhin sa sarili mo, na malaki yung impact. Kasi pinakamadaling baguhin yung looks. Looks. Yung damit. Oh. Basically, damit. Kasi yung katawan, yeah, kung gusto mo magpa-abs, it will take you, what, 3 months, 4, 6? Di ba? Tagal pa. Yung damit, overnight, ibili ka lang sa online. Boom. Sa dailyflight.com, bibili ka. Kaya sa mn-la.com, bibili ka. Sa 1300, di ba? Attitude. Oh. Dahil magbibili, ano? Ano ko na yung presko, ayaw sabihin yung presko. Ayaw presko. Sound good, di ba? Pero anyway, tol, nagmamatter talaga ang looks pagdating sa ano. Tsaka sa forma, makikita din dun kung may problema ka ba o wala. Oh. Damn. Oh, grabe. Diba? Parang ilog at ano na totoo naman. Totoo yun, totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Gets then, gets. Pag nakita nilang dudugyut-dugyut, ang laki ng problema nila. Oh, meron itong pinagdadaanan. Ibig sabihin nun kasi napapabayaan mo na yung sarili mo. Hindi, totoo ito, sign ng depression yun pag wala ka ng ano sa, yung hygiene mo, wala ka ng pakialam. Sign ng depression yun, kaya... No. Diba babae, unang gagawin, ibay niya yung looks Jan niya late after breakup. Yes. Gugupitan niya yung sarili niya ng maikali. Yeah. Yeah. Tapos gugupitan niya yung bangs niya na nakataas yung kilay. Tapos pagtapos, pagbaba, 1 inch maikali. Damn. Then, magandang sinyalis yung tol. Minsan, bago pa lang kayo mag-breakup, gusto niya na magpagupit eh. Yep. Diba? Kasi meron na siyang, ang weird no, ba't ka, ba't ba ganun kayo mga babae? New hair, kasi new parang lifestyle. Feeling new life, no? Gets. New hair, so, new so sa ating mga lalaki, ano? May ganun ba tayo? Hoy. Koy, araw-araw tayo nagbibigay. Di ba mga nabobroken-hearted nagsha-shopping? Nagsha-shopping. Sabi mo dati, pantalon. Pantalon, no? Yun. Bagong pantalon. Kasi mas mahal yun eh. Kaya ako sinasabi, mas mahal yung pantalon kaysa sa t-shirt eh. Kung totoo talagang gusto mong mabago ka, bili kang pantalon din, di ba? Sapatos. Ano? Sapatos. Oo nga, ano nga? Yan yung trip mo. Ako trip ko pag ganun. Sapatos. Minsan nga... Tagay pa. Parang lasing. Hindi ko, sinasabi ko na. Minsan nga pag kahit ano yun, basta ang laking kasiyahan pag may bagaw ang sapatos. Alam mo yun, Kika, di ba? Gets. Diba? Masaya ka eh. Pag may medyo malalim sapatos, yung ano mo eh. Yes, yun yung si D2P nga, nung bumili ng bagong sapatos, yung lakad niya iba eh. Diba? Iba talaga eh. Ayaw makris. Ayaw matupi yung... Ayaw makris. Iba ang bagong sapatos. Sabi ko, ay D2P, tayo na ilakad mo na ng normal tol. Matutupi rin naman yan palang araw. Parang robot siya, wag lang doon sa mall eh. Matigas lang siya. Ay, Zaza! Anong sapatos yun? Brand new Air Force One. Air Force, holy shit talaga. Pero isa sa sinyalis na nire-respire sa akin ha, nire-respeto na nung lalaki yung sarili niya. Mm-hmm. Nakikita na niya yung worth niya pag bumili na siya ng boxers na bago. Bakit? Explain further. Usually, yung ginagamit nila yung bigay ng mama nila. Kasi hindi naman nakikita eh, no? So, ang importante sa kanya, yung nakikita lang ng iba. Yeah. Pero once alam mo na yung sarili mong opinion talaga yung nagmamatter, yung nasa loob, papalitan mo na yun. Magaling ka daw, yeah. Magaling ka daw. Yung helmet ng ano mo. Mismo. Yo, parang sa ano rin, sa utak mo, like hindi naman nila nakikita. Pero pagkwari, babaguhin mo na yung the way ka mag-isip. Mm. Diba? Hindi na siya puro looks ngayon. Mm-hmm. The way nga ako mag-isip, diba? Mm-hmm. Pati yun, mga ganun. Tama. Hindi nakikita. Medyas din tol, minsan nakakatamad. Medyas, totoo yan. Hindi nakikita eh, no? Oo. Usually, butas-butas yung sa dulo. So wala kang pakialam kasi nakasapatos ka naman eh. Yeah. Kaya nagsimula yan dati pag nung sinabi mong, gago, ayusin nyo yung boxers nyo. Ina, pag na-disgrasya kayo. Makikita lang, I'm surprised ko. Tangin na. Pag nilagay ka sa ambulahan siya, tol. Diba? Naka-doremi. Putain na. Naka-ano ka, puting brief. Diba? Na may yellow-yellow pa. Simula talaga nung sinabi mo yung, tangin na, fuck. Kailangan kong ganda yung boxers ko. Baka nga naman talaga, tol. Diba? Para, tol, kahit nasa emergency room ka, tol. Ikaw pinaka-fly. Yeah, lahat. Tol, naalala ko dati. Tinandaan ko yun, kuy, nung sinabi tol, mo. Tol, totoo yan. Kaya, bet mo ba naisipan yung, like, ano? Sanggal yung idea na yun? Hindi kasi sabi nila, kuyari, na-disgrasya ka ngayon, let's say namatay ka. Kung nandun suot mo ngayon, yun doon sa akin lang. So, kailangan fly ka palagi. Sabi-sabi lang naman nila yun. Diba? Di, tsaka panira rin yun. Alam ba, biglang bibemba ka ng chick. Ganda ng suot mo. Di ba, biglang, oh, nag-click kayo ng ganyan. Tapos biglang, bubaran na. Boom! Off mo lang yung lights. Yun lang. Nakakaya pag yung underwear mo luma, di ba? Parang makita na agad yung personality mo dun. Yung playboy yung nakalagay dun sa garter. Playboy.
Yeah. Yeah, tama yan. Importante ang forma. Hindi sa dahil nagbibenta kami ng mga damit, ha? De, pero isa rin yan, kaya gusto ko yung basis na yan. Yeah, tama. Kasi nga, nakaka-spread ka ng positive. Tol, maganda nga yung, ano mo eh, parang, ano ba tawag dito? Blueprint? Hindi, parang yung intention mo. Gusto mo lang naman papormahin ang mga tao eh. Totoo. Diba? Confidence maganda ang sinusupply ko talaga pa. Yes. So magandang ganun yung business mo. Actually, sabi, may narinig akong ano sabi na ganun na, kung gagawa ka daw ng pera, maganda na yung makakatulong sa somebody, diba? Totoo. Diba? O, niniwala ako sa good karma eh. Yeah. Kasi may naaral ako recently na kapag negative galing yung pera mo, most likely negative yung life na maibibigay niya sa'yo. Gagastos ka negatively din. Yeah. So, ayun. Oh, makes sense. Makes sense. Yep. All right. Ano pa ba? May tanong pa tayo dito. Or it, oh wait, ikwento ko kaya yung malalim kasi masyado eh. Tol, nakikinig ako sa isang OG nung nakaraan. Galing talaga ng explanation niya, tol. Tiyan mo ah. Kunyari, etong bote, right? Kunyari damage yung babae. So kailangan mong pakinggan Tudoy at Kika dahil kayo yung mahilig mag-interview. Very damaged yung babae. So may mga butas-butas siya dito. Damaged siya eh. Right? So ikaw, kahit anong lagay mo ng tubig sa kanya, bigyan mo siyang pagmamahal, care, blah, 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 attention, blah, 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 blah. Tagas siya ng tagas pa rin. Yes mo? So kailangan mong kumuha ng hindi damaged. Kasi pag hindi damaged, walang mga butas, basically puno siya. Ngayon, pag puno daw yung cup niya, kalmado lang. Hindi, wala siyang ibang choice kundi magbigay ng love. Bibigay niya ng bibigay ng love. Puno siya eh. Gets, gets. Right? Ngayon, the more na nagbibigay siya ng cup, ay ng tubig or ng love niya, the way daw mag, ano ang universe, is bibigyan ka pa niya lalo ng laman. Lalagyan niya pa lalo ng ano. Kaya, pansin ko sa mga babae na nagbibigay talaga sila ng love dahil yun yung gusto nilang gawin, lalo silang nabibless pa. Mas kalmado sila, yung mata nila, may glow, yung balikat nila. Iba, masaya lang sila. Alam mo yun, pag nakakita sila ng drama, hindi masyadong nag-register sa kanila. Diba, tol? Kasi puno yung cup nila eh. Kasi magbibigay lang sila na magbibigay. Tapos ano yun sila? Gantihan sila ng universe. Bibless sila. So, pero yung ano lang niya noon, na sinabi niya na may mga butas, parang tangina, galing naman ng ano na ito. Galing ng pagkasabi niya ba, parang ganun. Kahit ano nga namang ilagay mo, parang minsan, di ba, nakakita mo sa ibang relationship na lahat, binuhos mo rin sa babae. Pero bandang huli, hindi siya ano, dahil tumagas nga ng tumagas eh. Hindi siya masaya, di ba, parang ganun, hindi niya appreciate yung mga ganun. Kasi damage siya. Damage. So, ingat kayo sa mga ano niyo ba, mai-interview niyo, damage ba to or na? Dinadamage ang kape. Ikaw yata yung naging rason ba't siya na-damage si puta ina kay. Hindi, joke lang. Gago, puta ina. Pero yeah, yun ang mga, narinig ko lang yun nung nakaraan ba mula sa isang yeah, but logic isang yung kwento mo kay basic, pero sa mga squares, so basic, alam, so basically, di ba kunyari puno siya tapos nagbibigay siya ng love. Ang sabi niya rin, yun daw talaga ang totoong love. Ang totoong love is giving, not taking. Yeah, gets. Nami-misinterpret ng mga tao yun eh. Akala nila, dalawang words na yun. Yeah, akala nila, let's say kunyari, mag-boyfriend, girlfriend tayo, di ba? Si babae, yun nga yun, pag, alam mo ang next na pangalan ng mixtape ko, No Square Love Mixtape. Anyway, sa square na, ganda ng mixtape na yun. Sa square na relationship, right? Pansin ko lang sa normal na relationship, napaka-selfish nung dalawa. Selfish yung girlfriend, selfish yung boyfriend. Si girlfriend gusto lang niyang ma-feel love. Si boyfriend din gusto lang niyang may masabing may girlfriend siya, may mayabang siya sa social media. Ganun, like masyadong pang sarili ba? Sarili. Kaya nga sabihin ng babae sa iyo na ano, parang dito ka lang, bigyan mo ko attention. Hindi mo na ako pinapansin, hindi mo na wala na. Like parang papunta lahat sa kanya ba? Selfish siya, 'di ba? So ang totoong love daw is yung nagbibigay yung babae sa iyo, yung parang inaano ka niya, gusto yung damit mo, daddy, huwag ka lumabas ng gusto yung damit mo, kailangan ano ka. Oh, madumi yung anong sapatos mo. Ang kailangan mo, anong magagawa ko ngayon para matulungan ka? Di ba? Yun, give. Yun ang totoong love. At saka,
ang hindi selfish na babae magsasabi yun sa sari sa iyo, ah, parang dad, okay lang, wala tayo, wala kang time sa akin. Mm. Pero alam ko sa future, pag na-settle mo lahat ng para sa atin, mas masarap magkasama tayong dalawa. Exactly. Gusto niyang makita kang manalo siya, tol. Yep. Ayaw niyang makitang talo. Most ng relationship, tol, ang gusto ng babae makitang manalo lang siya. Mm-hmm. Yeah. 'Di ba? Gusto niya makuha yung attention mo lang. Yung mo parang ganoon. Boyfriend ang gusto niya, tol. Eh. Yun ang boyfriend, tol. Yun ang kayang gawin ng boyfriend. Na nandiyan siya lagi para sa iyo. Kausapin kanya, tapos kahit bullshit ng ginagawa mo, suportahan ka pa niya. Samahan kanya magbisyo, samahan kanya uminom, samahan kanya mag-club. Yun ang boyfriend, tol. Pero kung man yung ilalagay mo doon, yung mga boundaries yan, bawal yan, bawal yan, bawal yan. Diba? Iko-call out niya nga yung bullshit mo eh. Kasi pag kinall out niya yung bullshit mo, ikaka-grow mo yun. Diba? Right? So kailangan mong i-call out yung bullshit ng babae kasi ikaka-grow niyo yun eh. Ngayon, hindi, kung hindi niya matanggap yun, ibig sabihin ayaw niya mag-grow. Ayaw niya sumama sa'yo sa taas. Diba? So yun din yun. So yun, maganda rin yung tool na pag may makakaano ka ng babae, yung kayang mag-analyze ng ganun ba pag chine-check mo siya. Hindi siya yung na-hurt. Galit siya, tapos nakahirap nun. Tapos pag na-hurt siya, away pa kayo. Isisi niya pa sa iyo dahil sa paka pa. Hindi ko yun na-hurt. Okay, masama ngayon. Tingnan mo. Yun, so. So maganda rin yung ganun babae na ready siya maka-check ba? Check niya, di ba? Pero I think kailangan mga tao mag-work on themselves, especially lalaki. Kasi bago ka nga mag-give, kailangan puno ka muna. Exactly. Yes. Tama. Diba? So, ayusin mo muna yung shit mo bilang lalaki ka. Tapos si babae din, ayusin mo yung shit mo. Kasi minsan napapansin ko sa ibang babae, ang gusto nilang ma-fix mo sila. Mm. Parang, yo, oh, tutulungan kitang ma-fix kita, pero i-try mo rin namang i-fix yung sarili mo. Oh, unang-una, hindi naman ikaw yung nag-damage. Dumating ka ng damage. Dumating kang damage sa akin. Oh, dadamay mo pa ako ngayon sa fix-fix na yan. Andami kong pinifix. Oh, andami kong inaayos ko. Pinifix ko yung buong mundo dito. Oh, tapos ipifix pa rin kita. Oh. Na, no? Tulungan mo ako mag-fix ng mundo. Ganun na lang, di ba, tol? De, pero totoo yun, tol. Parang pansin ko rin, sa ibang babae, gusto nila na ikaw yung magpaligaya sa kanila ba? Hmm. Parang inaano niya, hindi mo ko napaligaya, hindi mo ko napaligaya. Kumbaga para sa akin, ba't hindi mo mapaligaya yung sarili mo? Ba't ko ba responsibility yan? Yung bandang huli, ang happiness naman, self naman talaga yun na, responsibility ba ang tawag doon? Yung happiness. Kunyari, malungkot si Budoy, right? Siya magpapasaya sa sarili niya. Tatayin natin sumuporta, pasayahin siya, pero bandang huli siya talaga magpapasaya sa sarili. Internally dapat. Oo, so hindi ko responsibility. Sa bagay, tol, walang sinabi si God na responsibility natin pasayahin ng babae. Meron ba? Alam ko, protektahan. Alam ko nga, ano yun? Survival and reproduction lang yung alam ko. Wala nga doon yung mga binis. What is that? Yung function ng lalaki sa mundong to para sa babae is survival, mabuhay yung babae, tsaka reproduction, bigyan siya ng anak. Wala namang happiness doon. Walang sinabing pasayahin kita, no? Pare, huwag mo nang bagalan, get it done. On the way sa pera, dapat mong sundan. Kasi saan ka pupunta, pataas lang tamang way. Bumagastos ka, ako pumapaldo pag holiday. Nasa akin ang supply, hangga't meron pang demand. Mga runner ko, naghihintay lang ng aking command. Isang tawag lang sa... Ikaw ba, Una Doy? Yung sa happiness okay, ng wait, baba. Magtutuloy-tuloy tayo, ha? Yung sa happiness ng babae, pinag-uusapan natin happiness, kanina. Happiness, yung sa babae ko, kasi parang pinapasukan siya ng lungkot eh. Sabi ko sa kanya, ganito yung pag-explain ko sa kanya eh. Sa mga utak niyo mga babae, sabi ko sa kanya, dalawa lang yan eh. Dalawang side lang, masaya at malungkot. Lagi mong piliin yung masaya. Kasi yung masaya na yun eh, wala nang... Gets mo? Dapat... Piliin mo yung masaya. Kasi pag pinili mo yung lungkot, ano yung mga kaduktong nun? Lungkot, selos, inggit. Insecurity. Blah, blah, blah. Selfish sa sarili mo. Lahat na ng malulungkot na bagay, nandun sa malungkot. Kaya sabi ko sa kanya, sa babae ko na, piliin mo lang maging masaya. Sa masaya, yung resulta nun, wala na eh. Masaya na eh. Kasi okay. Pag pinili mo yung lungkot, andami. Andaming mong maiisip. Pero tol, yun nga eh. Minsan din tol, yung pinanggalingan na background ng babae. Pwede rin kasi na nanggaling siya sa background ng malungkot, drama, chaos. Minsan yun lang din yung alam niya na
na paano siya magkipag-communicate. So pag nilagay mo siya sa peaceful na mundo, nabobored siya. Gusto ko yung drama, ganyan. Kaya minsan tanongin mo rin talaga kung ano yung alamin mo rin yung pinanggalingan ng babae. Okay lang din na nanggaling siya sa mga ganung mundo kung willing siyang magpalit ng mundo na, yo, sawang-sama na ako sa drama na to, kailangan ko ng peace. Kailangan ko ng love, di ba? Diyan mo ko ilagay sa mundo mo. Diba? Kasi minsan nakakaranas na ako ng ganun na, siyempre, di ba, ang mundo ko mas peaceful, di ba? Like, tahimik lang naman talaga dito, simple lang yung mga ginagawa ko, ganun. Walang drama. So, pag maglalagay ako ng babae na sanay sa drama, nabuboard sila dito sa mundo ko, tol. So siguro yung babaeng yun, mas bagay siya sa lalaking nasa mundo ng drama din. May babagay at babagay siya sa kanya. Kasi may mga lalaking ganun, di ba, tol, na gusto nila nung ganun, gloom, chaos, ganun, may lalaki. So pwede siyang dun bumagay. So pag yung babae naman, nagaling siya sa peaceful na mundo, ilagay mo siya sa lalaking chaotic, hindi siya mag-work. Ganun. So, iaano mo rin saan, bagay ba siya sa'yo or na? So, paano yun kung parehong chaotic yung gusto nila? Di chaos yung buhay. Mas masaya yun. Pwedeng doon na sila nabubuhayan, tol. May ganun talaga yun. Yan, tol. Mas masaya yung relationship nila. Pero ako napansin ko, attracted ako sa mga babaeng palangiti. Pag hindi palangiti, unang kita ko pa lang. Ayoko na to. Totoo yan. Ayoko na to. Ang tumatagal sa akin lagi sa relationship yung palangiti. Yung unang, yung parang aso na pagdating mo, saya-saya niya. Nandito ko ng tagal mo. Ganyan, nakangiti siya. Parang, I think yun yung pinaka-attractive trait ng babae more than anything else. Kahit hindi siya 10 yun. Out of 10, kahit baka 6 lang siya, pero nakangiti siya pag nakita ka niya. Kasi iba, minsan kahit makita ko sobrang ganda, pero parang sungit-sungit. Nakaka-drain, no? O parang, di ba, no? I think yung negative energy, yun yung nag-feed sa lalaki para mag-grow, pero sa babae nakaka-damage siya. Make sense? Di ba? War, nakakabinit ng lalaki yan. Totoo yan. Pero sa babae, natotraumatize sila. So, nadadamage yung babae. Shit. The more negative energy na absorb niya sa buhay niya, the more nagiging damage siya. Kasi, pero ang lalaki, the more negative energy na absorb niya, mas kaya niya mag-handle pa. Tapos nabibuild yung personality niya. Kaya ang gusto ng lalaki, siguro. Damn, totoo. Kasi yung mga nangyaring mga traumatic shit sa atin, dahil dun, tumalino kaya tayo naging ganito. Pero tama yun. Kasi tol, ang babae na dumaan naman sa traumatic shit, dun siya nagkakaroon ng butas. Exactly. Damage siya. Kaya diba? Ayaw natin ng ganun. Kasi nga, damaging na nga yung buhay ng lalaki. Dadagdag pa yung babae. Hindi. Exactly. Dapat nga ikaw yung pampabalance ng life. Exactly. Now, to turn sa'yo yung lalaki for peace and quiet. At katahimikan. Yun. Ngayon, pareho kayo magiging masaya. Exactly. Eh kung damaging ka rin na as a woman, tapos damaging na nga yung lifestyle ng lalaki mo, chaos nga yung mangyayari sa inyo. Pareho kayo nag-damaged pareho. Hindi dapat pwede. Dapat yin and yang. You know what I'm saying? Yin and yang. At saka about yung sinasabi mo na babaeng palangiti, tol. So babagay yun siya sa atin dahil parang pag babaeng palangiti malamang at masayahin siya, ibig sabihin kaya niya maka-appreciate ng mga bagay-bagay, right? Tama. Minsan isa rin yung sa mga tinitingnan ko kung itong babae ba to, nakaka-appreciate ba siya? O ungrateful bitch siya? Kasi kung ungrateful siya, baka hindi ka bagay sa akin kasi ako, ang bilis ko maka-appreciate ng mga bagay-bagay. Diba? Sobrang asaman, ganun tayo. Simple lang naman talaga tayo sa totoo lang. Totoo. Malagyan nga lang tayo ng isang simpleng bahay, bigyan mo ako magandang coach at TV, shampoo, toothbrush, sabon, hindi ko na kailangan shampoo. Pero okay na yun, di ba? Ito nga, sobra-sobra na sa akin to. Parang, may gummy bears pa? Party na to, ah. Parang, di ba, sa lalaki, parang ang saya mo na nito. May watermelon ka, may cookies ka dyan. Haring-hari na ako nito, ah. Pero sa ibang ungrateful bitch, kulang to, ah. Walang spaghetti. Di ba? Yun nga yun, same nung kwento ni Eva. Lahat na ng fruits pwede niyang kainin. Pero siya, hindi eh. Kulang pa rin eh. Diba? Gusto nung apple. Kumbaga, ungrateful bitch. Dog. Sipin mo, hindi ka naging, hindi mo na-appreciate yung bigay ni God. Putay na, paano niya ma-appreciate tayo ng mga normal na tao lang? Kung si God niya, hindi na ano, diba, tol? Yeah, yun ang ano ko, tol, yung appreciation na yun. Kailangan magaling sila sa ganun. Sipin mo, binigyan na sa'yo lahat ni God, tol. I think kumakalit sa social media ngayon na yung mga lalaki at nagto-turn in sa mga probinsyana na ulit. Bumabalik yung Maria Clara era na ang gusto na ng mga lalaki probinsyana kasi natotoxic na sila sobra sa mga babaeng actually, tol, modern. Hindi ngayon yun, tol. Ano ba? Hindi lang ngayon lang yun. Kung magiging aminado lang yung mga lalaki, tol, lahat kami gusto namin ng probinsyana.
Well, true. Flex talaga ang probinsyana kahit since dati pa lang eh. Ako, be honest, nung una ayoko eh. Pero nung experience ko. Ah, gets. Nung college ako, na-experience ko yung probinsyana. Fuck, ang peaceful pala nito. Pero tol, pakunti na sa, hindi na rin ano, sa mga probinsya, nagiging toxic na rin sa area yun. Yeah, so kailangan pumunta ka na talaga dun sa mga lugar na talagang probinsya, probinsya. Walang internet. Para makuha mo yung traditional na ano, di ba? Pero or mag-comment kayo dyan kung may mga tayo. Slide through. Hindi, wala silang Telegram. Pero totoo yun, tol. Ano ba diba yung may, pinost ko yun sa ano ko eh, sa pangalan nito? Telegram group? Free Telegram group ko na may nag-aano kasi noon eh. Para ano to yung maganda yung sinabi mo tungkol sa low-key gusto mo yung babae nagpapapicture pa sa globe ng MOA. Yeah, low-key green flag. Green flag. Low-key na green flag yun. Pag yung babae natutuwa pa doon sa globe ng MOA, gusto yung magpapicture. Tama. Isipin nyo nga, nagkababae ako, pangarap niya makapunta sa Manila so at Luneta. Mm-hmm. Oh, sobrang saya. May mahanap pa ba kayo na babae na gano'n na gusto kong pumunta kasi ng Luneta. Pero kasi ang argument nila dyan, ang ribat nila dyan, oh, yan lang yung mga gusto mong babae, yung mga walang alam. Mga ganun. Pero sa ito yung mga lalaki, tol, gusto natin yun eh. Jackpot ka nga eh. Oh, kasi nga gusto, ikaw yung maglalagay nung alam. Yun! Yes, di ba? Basically, bibili ka ng kotse, ikaw magko-customize. Mm-hmm. Ayaw mo yung na-customize na, mm-hmm, na dinrift na ng dinrift ng ibang tao dyan. Kasi alas karamihan ng babae, marami na nag-customize sa kanya. Yun! Kaya nagsama na siya eh. Hindi niya na alam kung ano yung talagang gusto niya. Pinakain na siya dito, pinakain na siya dyan, dinala na siya dito, dinala na siya lalo dyan. Lalo na yung mga babae na kilala ng lahat. Like pag pumunta ka ng bar, kilala siya ng lahat doon. Yung pagkilala niya yung bouncer, tol, yun. Kailangan mo na mag-bounce. Pagkilala niya yung bouncer, kailangan mo na mag-bounce. CR lang ako, ha? CR lang. What? Kailangan mo yung bouncer. Pero baka naman, sila, baka naman kasi friendly lang yung babae. Ha? Promiscuous ang tawag doon, hindi friendly. Oh. Ayo. Gusto ko yung di niya kilala yung mga ano-ano din, yep, di ba? Yep. Yun. Kaya minsan natutuwa ako, pag kuyari, sabihin ng babae, hindi ako marunong mag-chapstick. Oh. Ako magturo sa inyo, baby girl. Yeah. Para kahit wala na tayo, green pag nakakita kang chapstick, ako maalala mo. Oh. Alam mo, tuloy nga yung nangyayari. Lahat tuloy ng bagay, pag may gagawin siya, i-message ka niya. Naalala kita, ganito, ganyan. Naalala kita, ganito, ganyan. O ano bang mas gusto mo, inaalala ka? O yung may gagawin siya, naalala niya yung ex niya? Iba, naalala niya yung kaibigan niya dito? Kaya sabihin niya na, oh, nakarating na ako dito sa restaurant. Sa isip mo, sinong kasama mo dito, no? Di ba? Nakasakay na ako sa BMW eh. Okay. Kaya pinapangalat nila yung propaganda ngayon na huwag ka muna mag-asawa. Experience mo muna yung life. Sa babae? Oo. Oh, yeah. Diba na? Oh, magpa-strong independent woman ka muna. Hanapin mo muna yung sarili mo. In short, maglandi-landi ka muna dyan. Para malaman mo kung sino yung tunay na gusto mo. Napaka-damaging nun, tol. Exactly. Napaka-damaging yun. Ang sarap lang niyang pakinggan eh. Kaya nagigets ko rin kung bakit maraming napapaniwala dun kasi ang sarap-sarap niyang pakinggan. Parang freedom nga siya. Right? Freedom. Tapos isipin ng babae, oh shit, freedom. Tapos makakakita pa siya ng mga video clips na parang hinahangin yung buhok ng babae. Tapos, oh, nag-travel, ganyan-ganyan. Gusto ko rin maging ganyan, di ba? Pero yun nga sinasabi na huwag ka muna mag-asawa. Tol, ladies, pakinggan niyo itong game drop na to, ha. Pag sinabi sa inyo, huwag ka muna mag-asawa, tsaka na yan. Pagdating nyo sa oras na yun at tsaka na yan, let's say 27, 28, 29, ang hirap na makahanap ng ano nun. Kasi nagdi-decrease yung sexual value sa market nyo. Oh, nagdi-decrease yun eh. So, hindi naman katulad ng lalaki na habang tumatagal, pagwapings pa rin ng pagwapings yung lalaki, lalo kung yumayaman siya at ano, pagwapings siya ng pagwapings. Pero ang babae, kahit yumaman pa ng yumaman yan, nakaka... di ba? Parang ganun na yan eh, pababa. Di ba? So, pagdating mo ng ganun, 29, doon ka pala maghahanap ng good man mo, good luck. Ang makukuha mo niya yung mga desperadong lalaki na. Mm-hmm. Di ba? Good luck talaga. So, ako nga ang advice ko sa mga babae, habang nasa iyo pa yung, nasa peak ka pa ng beauty mo, manghook ka na ng malupit na lalaki. Lagi sinasabi, wag muna, unahin mo muna yung karir mo. Wag, it's a trap. Mali yun. Mali talaga yun. Hook ka na ganun at hawakan mo na ng dalawang kamay, wag ka nang bumitaw. Mm-hmm. Kasi pagdating mo ng edad mong ganyan, kasi hindi ka mananalo talaga nun eh. O 30 years old versus 18 years old. Yeah. Parang ano yung sinabi mo, Koy, kasama mo siya sa baba. Ng pagtaas. Oh, pag nakasama ko yung babae sa prime niya, sasamahan ko siya sa decline niya. Yun. Yeah. Diba? Sasamahan ko siya. Pero kung dumating siya sa akin ng pa-decline na siya, hindi niya ako pinapansin nung prime niya. O ba't kita papansinin? Nung prime mo, hindi mo ako pinapansin. Tapos ngayon, decline, babalik ka sa akin. Hindi na, ano.
kailangan na sa... Decline mo din. Oo, oh, di-decline ngayon kita. Decline mo din. Hindi accept. Oo. Masarap lang pakinggan kasi yung strong independent woman na... na kwento eh. Slogan. Masarap lang siya pakinggan eh. Wonder Woman. Pero eh, alam mo nga tol, kung tatanungin tayo, okay, paglabanin, may nagsabi nun sa, ah, sino ba yun, may nakita akong comment about sa akin yun eh. Hindi ka makakuha ng ano, strong independent woman. Gusto mo kasi yung mga galing probinsya lang. Ayaw mo ng strong independent woman. Okay, magawa talaga tayo ng survey din. Lahat ng lalaki sa buong Pilipinas, pasagutin natin. A, strong independent woman na nasa office, yeah, or taga-probinsyang chick, parehong maganda. Sino pipiliin mo? Sa comment section, tol, pwede nilang diba? Sino ano yung sino pipiliin mo talaga? Pareho lang yung level ng ganda nila. Oh, di ba? Mananalo talaga yung isa yung kuwera, itong strong independent woman. Nasa office siya. So ngayon, hati pa ngayon yung oras. Hindi mo siya basta maaasahan. Mm-hmm. Di ba? Dahil nasa work pa ako, oh, come on, dog. Mm-hmm. Eh, yung isang chick mo doon na wala sa office, maaasahan mo agad, yo, baby girl, may mission tayo, may gagawin tayo, let's go. Oh, let's go, da-da-da-da. Ano, talo na agad yung nasa office. Diba? Most likely pa yung nasa office, ayaw magpamilya pa niyan. Pag nag-survey ka, yung probinsya na, bata pa lang siya, ang pangarap na niya magkaroon ng anak, magiging housewife, gumawa ng gawaing bahay. Mm. Pero pag career woman, ah, hanggang madelay ko yan, pwede pa naman yan, 36, 40, magbuntis, walang problema. Yeah. Way diba? Of life na lang. Red flag. Tapos pagdating nila doon, nandun na siya sa ang tinatawag na no man zone. Mm. Wala nang lalaki dyan, dog. Tsaka yes, niya marirealize. Yeah. Si Oprah talaga. Umiyak daw gabi-gabi dahil nga. Exacto. Mayaman yun ha. Uh-huh. Hindi naman yun ang magpapasaya sa babae rin talaga bandang huli. Yes. Isipin mo, yaman-yaman mo. Pag uwi mo dun, mag-isa ka, inom ka ng red wine. Oh. Eh, pag matandang babae ka pa naman, mas konti ang trip. Hindi ka tulad ng pag matandang lalaki, marami tayong pwedeng gawing trip. Mm. Drive tayo ng mga supercar, kung ano mong gawin natin. O ipunta kayo ibang bansa, mag-adventure. Pero pag matandang babae, konti ang trip eh. Diba? So isipin mo kung babae ka, halimbawa, ano ba talagang gusto mo? Yung Lamborghini para i-drive mo o yung lalaking may Lamborghini sa passenger seat ka? Exactly. O nga, no? Di naman talaga nila gusto mag-drive kung banda. Try nila, pero ayaw nilang habang buhay mag-drive. Oo, di ba? Mas masarap doon ka sa passenger, may kasama pang lalaki mo. Parang, diba, astig na lalaki, di ba? Mm-hmm. Tol, ito nga eh, sabi ko rin sa mga babae ko yan eh, ang tunay na flex talaga kung sino yung lalaki mo. Mm-hmm. Yes. Yun ang tunay na flex, 'di ba? Pasok ka sa room. O, sinong lalaki mo? 'Yun ang tanong, 'di ba? Kaya hangga't nandiyan pa kayo sa prime, you ladies which is 18 to 21. Ganyan. 23. Hanggang 25, abot pa 25. Yeah, yeah, yeah. Manghook na kayo ng astig na lalaki. Na hindi ko yung sinasabing yung mayamang lalaki agad ha. Pwede, ang maganda nga maispatan niyo yung payaman pa lang eh. Yun mas maganda. Yun ang maganda doon. Tapos tulungan mo siyang umaman. Yun talaga. Kasi pag tinulungan mo siyang umaman. I'm surprised. mayaman na si Bugoy na Koy-Koy. Ladies, choose wisely. Yeah, maganda yun. Tama talaga. So pag kasi pag tinulungan mo umaman yung lalaking yun, tol, grabe ka nun i... Value. Isasama ka talaga nun ng paangat, di ba? Ikaw tumulong sa akin yung mama ni. Tsaka sasaya din yung babae kasi may purpose yung buhay niya. Exactly. Di ba? May purpose yung buhay niya ngayon na nakatutong siya mag-build ng empire. Napansin ko nga nung sa school eh. Pag after a while, makikita mo yung mga unang lumandi. Yun yung tawag nila, di ba? Pag ano yung babae, malandi, nabuntis siya agad, ganyan. Yeah. Mga 28, 30, sila yung pinakamasasaya. Kasi una silang lumandi. Oh, may anak na sila, nasa bahay lang sila, makikita mo, nagka-travel, na ganyan. Uh-huh. Tapos yung iba na pinili yung career kaysa man lalaki, na mag-hook siya ng tama, mag-choose wisely siya, ayun, losyang na siya, magulo na yung, ano nila, na-damage na siya, most likely, baka every Saturday, umiinom sila ng tropa nila dyan, ganyan, di ba? Hindi ko naman gini-generalize, pero sa napansin ko, observation ko, parang ganun yung nangyayari. So, pero nasa man pa rin ng mga lalaking lumandi. Of course. Of course. Kasi may nakita ko, agad lumandi. Maling lalaki. Maling lalaki. Okay. Pero ano nangyari? Tumaba ng tumaba. Yeah, choose wisely pa rin. Napabayaan yung sarili. Doon papasok ang choose wisely talaga. Diba? Doon papasok ang choose wisely. Kaya landiin nyo ako, tangin. Actually, ang choose wisely nga tol, hindi lang about sa pagpili ng lalaki. Kasi, decision making talaga pansin, siya ko eh. Tol, ito ang pansin ko ha. No matter what tol, ang babae meron silang pagsasubmitan. No matter what. Either magsasubmit sila sa good man,
magsasubmit sila sa work na lalaki, or magsasubmit sila sa trabaho nila, or magsasubmit sila sa religion nila, or kung ano mang ideology magsasubmit sila, lagi silang may pagsasubmitan. Di ba? So, choose wisely. Kaya girls, isecure nyo yung future nyo sa tamang lalaki. Exactly. Pag mas magaling nga pumili yung babae, pag marunong sila mag-choose wisely, gaganda yung society. Kasi ang pipiliin ng babae, yung karapat-dapat na lalaki. So lahat ng lalaki magsa-strive hard para maabot yung standard na yun. Kesa landi ng landi yung mga babae, sa kahit sino lang na tulonggis dyan, papatulan nila. Ngayon, yung mga lalaki, mananatili na lang tulonggis kasi nakakuha naman kami ng pussy. Like, doesn't matter. So kailangan matuto talaga pumili yung babae para gumanda rin yung society natin na yung mga lalaki mag-strive hard. Ah, kailangan pala responsable ako. Ah, kailangan pala kahit papano goods yung cash ko. Mabubuhay ko siya. Kaya ako mag-sustain ng anak. Worth kaya ako sustain yung sarili ko. Worth submitting to one lalaki. Then you submit to that guy. Pero kung hindi siya worth submitting to, wag. Choose wisely. Oh, preserve mo na lang yung sarili mo. Marami dyan. Alam mo yung sinabi mo nga, Doy, na isecure mo yung future. Ano? Isecure yung future ng babae. Dapat. Sa tamang lalaki. Yeah. Ang pwedeng i-rebut naman nila ulit sa'yo, sabihin nila, bakit kaya ko naman isecure yung future ko mag-isa? Oh, pero ito, bitch, ano ba mas madali? May kasama ko o mag-isa? Yeah. Di ba, bakit mong pahirapan yung sarili mo? Di ba? Hindi ko rin maintindihan na, alam mo, may nakita akong video, tol. Sabi nun, dalawang babae yun sila, sabi nila, ewan ko ba ba't pinauso pa yung strong independent woman? Dati naman, wala naman talaga tayong kailangan gawing trabaho eh. Ba't nyo ba yung ngayon kailangan tuloy natin magtrabaho? Di ba? Diba, tol, yung isipin mo, no? Dati naman talaga, stay ka lang sa bahay, magluto ka dyan, ano man. Supportan mo lang yung ano mo, mag-chill ka na buong araw mo. Inauso tong strong independent. Wala, gising ka ngayon ng 5 o'clock na umaga. Wala, taina, yung lunch mo ngayon, 1 hour lang. Wala. Bawal ka pa mag-cellphone. Bawal ka mag-cellphone. Propaganda daw ko 'yung unang level ng propaganda, ang babae ay kapantay ng lalaki. Yeah. Second level ng propaganda, mas mataas na 'yung lalaki ay 'yung babae sa lalaki. Mm. Third wave, 'yung wave ngayon, ang babae ay lalaki na rin. Yeah. Literally. Yeah. Alam mo ba? Ano ba pronouns nyo? Tol, alam mo ba 'tong nila ginagawa 'yan? Tingin ko lang. Para mas maraming workers. Yes. Daling diba? Makontrol kasi pag gano'n. Mas madaming workers. Like may babaeng worker ngayon. Hindi ka tulad dati, nasa bahay lang sila eh. O hindi, damihan natin yung workers din. Sabihin natin sa kanila, yo, kailangan yung magtrabaho. O diba? Diba may tuloy yung workers? Yeah. Tsaka tingin ko, wag nga nilang pilitin sa isang castle o sa isang empire na ang queen na magde-demand. Hindi nga pwede yun, kuy. Dapat, king is king. Hindi pwede yung queen ang masunod. Walang palasyo, queen ang nasusunod. Kasi yung queen nga, hindi niya alam kung anong kakainin niya for dinner eh. Huh? Ba't ka siya susundin? Hindi mo alam kung anong kakainin mo for dinner. Tatanungin kita, anong gusto mo kain? Hindi ko alam. Ano lang yung sinasabi ni Budoy, role reversal yun. Dapat wag magre-reverse yung roles ng lalaki at yung babae. Yeah. Exactly. Para mas maganda yung dynamics. Kasi kung yung babae ang masusunod, tol, eh, paano ko yung emotions niya nung araw na yun? Iba. Mali yung decision ngayon, di ba? Kasi tayo, isa lang emotions natin isa, kada araw. Eh, make money, make money, make money, make money. Kahit malungkot tayo, make money pa rin. Masaya, mag-make money pa rin. Wait, ano? Meron pa ba kayo nasabihin na gano'n? Alas na. Ako, sa mga babaeng magtitiwala sa lalaki. Kunyari, may mga lalaki kayo, magtiwala kayo na ngayon. Kasi mahirap man ngayon sa future yung sarap. Kesa naman piliin nyo yung sarap ngayon, sa future kayo mahihirapan. Mamili kayo, girls. Kaya, DM nyo. Hindi, totoo yung sinabi mo, dog. Hindi, totoo yun, dog. Totoo, sabi ko. Totoo yun. Kung ako babae talaga, that's nasa akin yung beauty. Shit. Pipiliin mo si Budoy? Shit. Ako, nagtanong lang naman ako. Tol. Okay, real talk. Hmm. Si Budoy papunta naman talaga sa taas eh. Yes. Sa pagkakakilala ko sa kanya, tol. Champion nga eh. Oh, minsan bubudoy-budoy siya. Pero sa pagkakakilala ko, parang yung sabi mo nga sa akin dati, si Budoy isa yan sa mga yaman sa tropa. Oh, so, talaga yan. Kasi may ano siya eh, mayroon siyang may gigil siya minsan, never give up, may ganun siya eh, di ba? May ganun siya. Dati pa naman may ganun siya. Oh, ganun. Hindi siya masaya sa baba. Budoy 613. Yeah. Ganun. Alright. Ano ang mga question dyan, Doy? Alright, ha?
Ano pa ba? Teka, iniisip ko yung mga natutunan ko ng mga nakaraan eh. 21 last question, tol. Last question na. Ano bang mga natutunan ko? Pero pwede pa na extend yan. Ooh! Sa iba nga, 4 hours yung podcast nila eh. Yo, 39streetwear.com. Magre-release tayo doon. Tol, wait. Balik ulit tayo dun sa putang inang butas, right? Mm. Kaya pala, tol, na pag yung damage yung babae at may butas yung cup niya, kaya pala, gusto niya lagi na mag... Kasi na empty palagi. Kaya pala gusto niya lagi magpunta ng trips, beach, club, alak, bagong lalaki, titi to titi, bagong saya na naman, kailangan kong saya. Kasi ayaw niyang maramdaman yung pagka-empty niya, tol. Hirap nung pagka-empty niya. Kaya ang daming stimulation kailangan. Yes! Kaya pag yung babae, tol, kulang siya sa bahay at ang gusto lang niya yung, okay, nandiyan ka, hanggat masaya siya na nandiyan ka lang. Diba? At nas, okay lang ako sa bahay. Okay lang ako, kahit boring, okay lang ako dito. Puno kasi yung baso niya. Walang tagas. Hindi siya naghahanap ng anong word mo? Stimulation? Mm-hmm. Yun. So, tanong ko kayo, yung mga damage na ganyang babae, kaya pa ba nilang ayusin yung sarili nila? Tol, yun na nga eh. Kung willing sila. Willing sila ayusin. Willing sila ayusin yung sarili nila. Ganun. Kung willing sila i-heal yung sarili. Basically, para ma-heal yun, dalawa tayong mag-heal dito, baby girl. Hindi yung puro ako lang. Kasi ako bilang lalaki, tatry mo talagang tumulong sa pag-heal eh. Sige, try natin heal yan. Turuan mo siya ng ganyan. Huwag kang ganyan mag-isip. Ganyan. Pero paano kung yung babae, hindi naman niya... Ayaw niya talaga. Oo, ayaw niya talaga. Ano magagawa mo, di ba? Basically, sa lahat ng tao, ganun dapat na, eh. Kahit na hindi na nga babae yun. Kahit hindi babae ko eh. Exactly. Tulungan mo muna sarili mo. Tapos sinasabi mo kanina, tol, di ba sinasabi mo pag puno yung cup, di ba? Di ba giving yung tunay na pagmamahal? Yeah. Kasi nga puno siya, pag linagyan mo ba siya, mag-overflow na siya. Sa'yo na yun eh. Parang ibibigay niya sa'yo. Oo, di ba? Overflow na siya. Ibibigay niya sa'yo yun, totoo. Wala na, umapaw na sa'yo na yun. Ang totoong love ay giving, hindi taking. Kaya pag yung babae, nag-aano na siya, yung nagsiselfish-selfish na siya, ah shit, ano na to, ah, hindi na to para sa akin. Kasi ang unungan niya nang iniisip yung sarili niya eh. Hindi na nga yung mission natin eh. Nakalimutan ba yung mission natin, baby girl? Bakit ngayon gusto mo nang ano yung heart mo, isatisfy yung heart mo? May nakita nga akong parang meme tool eh, na parang wag ikaw yung maging babae na nasira yung future mo dahil gusto mo lang isatisfy yung heart mo. Pare, wag mo nang bagalan, get it done. On the way sa pera, dapat mong sundan. Kasi saan ka pupunta, pataas lang tamang way. Bumagastos ka, ako pumapaldo pag holiday. Nasa akin ang supply, hanggat meron pang demand. Mga runner ko, naghihintay lang ng aking command. Isang tawag lang sa